lahat kaming kababayan mo ay saludo. Ikaw ang idol ko, idol ng mga Pilipino. Kaya sir, Rapid Pulpo, ikaw ang idol ko. Isang lalaking matapang palabanin ng masama, kaya saludo kami sa mga mabuti niyang gawa. Ang taong may gawang gawa, kaya maraming humahanga. Siya ang kakampi mo basta ikaw ay nasa tama. Pagtulong ang nag-iisang misyon ng isang idol sa radyo at sa telebisyon. Gusto mo bang makilala ang taong to kung sino? Walang iba kundi ang nag-iisang Rapid Pulpo. Idol ng Pinoy, idol ng Pinay, idol ng mga driver pati kasambahay. Idol ng mahirap, idol ng mayaman, idol ng kabataan at idol ng magulang. Idol ng tindera, idol ng tindero, sa madaling sabi idol ng mga Pilipino. Pag sinabing Rapi, Lodi malamang, at pag sinabing Pulpo, matik sa kalam. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol, Rapi Pulpo. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol, Rapi Pulpo. Siguradong mabibilib kahit na sino, dahilan kung ba't ang sarap maging Pilipino. Kaya nais ka namin pasalamatan, you're my one and only idol. Siguradong mabibilib kahit na sino, dahilan kung ba't ang sarap maging Pilipino. Kaya nais ka namin pasalamatan, you're my one and only idol. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol, idol. Idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol, idol, ikaw ang idol ko, idol ng mga Pilipino. Ikaw ang idol, sir, Rapid Pulpo, lahat kaming kababayan mo ay saludo. Ikaw ang idol ko, idol ng mga Pilipino. Kaya sir, Rapid Pulpo, ikaw ang idol. Isang lalaking matapang palabanin ng masama, kaya saludo kami sa mga mabuti niyang gawa. Ang taong may gawang gawa, kaya maraming humahanga. Siya ang kakampi mo basta ikaw ay nasa tama. Pagtulong ang nag-iisang misyon ng isang idol sa radyo at sa telebisyon. Gusto mo ba ang makilala? Sa magandang hapon po mga kapatid, and welcome po sa Maaksyong Edisyon ng Wanted sa Radyo. Ang kakampi ng mga inaapi, at ngayon po ay April 16. Ngayon po ay Tuesday. Ako po si Shari Roman at makakasama po natin hanggang alas 4 ng hapon. Attorney Pau Cruz ng AXIAS at tanggapan po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo. Yes. Good afternoon po. Isang magandang araw po sa lahat ng mga manonood dito po sa Pilipinas at of course sa lahat ng ating mga OFW na nanonood ngayong hapon. Magandang hapon. Magandang hapon po. And nakikita niyo naman po, punong-puno po kami ng kasama dito sa studio, kung saan sa pangunguna po ito ni Mr. Vixen Madrid and Jovi Rojas. Sila po ay nasa 50, tama po? Yes. Oh. At nilareklamo po nila ang kanilang kumpanya dahil nga po sa kulang-kulang na hulog sa kanilang mga benefits sa SSS, Pag-ibig and PhilHealth. Ayun, Atrina. Mm-mm. Sige po, unang-una sa lahat, magandang hapon po. Sir Vic, sino po si Sir Vixen? Okay, Sir Vixen and Sir Jovi. Sir, napakadami niyo pong kasama dito. Ano po ba ang pangunahing inireklaman niyo po kasama po ng 50 niyo pa nakasamahan ngayong hapon? Dito po laban sa, anong pangalan ng kumpanya? RG Garcia Enterprise Incorporated. Ano po ang inyong mga inay? Yung loan po namin sa Pag-ibig, sa kakontribusyon namin po, 10 months na pong kinakaltas nila pero walang hulog po. Nasaan yung kinaltas nila sa loan namin na hindi nila hinuhulog? Sa Pag-ibig lang, sir? Or opo, pati sa iba? Help, saka loan sa SS po. Dalawang buwan walang hulog. Okay, so Pag-ibig, SSS, and PhilHealth. How about yung iba po ninyong benepisyo? Kagaya po naman overtime pay. Okay, overtime namin po. Saka yung double pay namin, regular lang yung bayad nila. So wala po? Hindi po nila nabibigay sa inyo? Hindi po. Okay. Pero within the minimum wage naman, sir, ang ibinibigay sa inyo. Okay. Ilang taon na po kayo nagtatrabaho dito, sir? 8 years na po sa Garcia. Okay. Ito po ba ang unang beses na nangyari po sa inyo? Or meron pa pong ibang mga sitwasyon na kayo po ay hindi din nahulugan sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig? Ito pa lang yung una, ma'am. Okay. Ano po ang explanation, sir, ng kumpanya ninyo sa inyo? Anong sinabi sa inyo?
eh, puros lang sila pangako, ma'am, na aayusin. Eh, nag-aantay kami hanggang kailan. Mm. Yung binigay nilang palugit sa amin hanggang 27 noong March. Mm. Okay na, hulugan na nila lahat. Mm. Eh, ngayon, ano na? April na, wala pa rin. Wala pa din. Oh. Okay. Kayo po ba ay 50 lang po talaga or meron pa po kayong ibang mga kasamahan na ganito din? Meron pa po, kaso yung iba hindi sumama. Mga ilan po kayong lahat, sir? Para po lahat po kayo matulungan din namin kasi kung hindi lang pala 50, mga ilan po kaya? More or less? Overall na po, ma'am. Mahigit po kami 100 po eh. 100? Nako, napakadami naman ng... So lahat kayo, sir, 2 months, hindi na nahuhulugan. Okay. Pero lahat yon bawas sa sweldo nyo. Opo, kinakaldas okay. Po nila lagi yun. Okay. Halimbawa sa'yo, Sir Jovi. Sir Jovi, tama po, no? Vixen po. Vixen, sorry. Sir Vixen, example sa'yo, magkano po ang outstanding na utang mo sa SSS para maintindihan natin? Ang nilon ko po sa SSS ay 19.5 po. 19.5. So, magkano dapat ang bawas sa'yo nun kada buwan? Nasa ano po siya? 899. So, mga nasa 900 pesos po. Up. So, binabawas sa sweldo mo, pero pagka-check mo sa SSS, ano nangyari? Ang binabawas nila po sa akin yung bayad sa loan po. Mm-mm. Ang hinulog lang po nila, 2 buwan po, pero 7 buwan na po ako kinakaldasan. Pero 7 buwan ka nang kinakaldasan. So, magkano pa, sir, ang balance mo sa SSS? May 5 buwan pa po silang huhulugan po sa loan ko. 5 buwan pa, nako. Napakalaking pera niyan. Eh kung 100 kayo, kung 900 times 5 buwan, tapos multiply mo sa 100 mahigit na construction worker, napakalaki naman ang hindi nila binabayaran. Siguro sir, kausapin na din natin no, yung owner. Makausapin natin yung... Yung owner si Mr. Rogelio Garcia? Oo, wala pa. Okay. Yung SSS okay. Attorney, ang acting head large account division po ng SSS, si Mr. Neil Hernaez. Okay, sige, natin. Sige. Magandang hapon po, Mr. Neil Hernaez. Hello? Hello po, Mr. Neil. Hello, sir. Okay. Okay, siguro doon na tayo sa... PhilHealth. Sa PhilHealth muna. Magandang hapon po, Sir Jose Pahite. Yes, ma'am. Magandang hapon po. Ayun. Magandang hapon po si Attorney Pao po. Ito ng Access Party List, sir. Meron po tayong mga complainants dito, sir. Mga construction workers mula po sa RG Garcia Enterprise Incorporated. Sila po ay 50 mahigit, sir. At actually, marami pa po sana sila. Wala lamang yung iba nilang kasamahan dito. Ngayon, ang inireklamo nila, Sir Jose, ay ibinabawas daw po sa kanilang sweldo yung PhilHealth deductions, pero hindi po na i-remit sa inyo. Ano po ang maaaring maging liability, sir, ng kumpanya kung hindi po nakakapag-remit ng tama kahit na i-deduct sa mga empleyado nila? Meron po, ma'am, under po sa PhilHealth law, meron po tayong penal provision, section 44 of Republic Act N606. Ang violation po ng employer na nagde-deduct tapos hindi po siya nagre-remit, meron po siyang kinumit na estafa. So, ang dito sa 10606, ang magiging penalty niya is meron siyang fine na 5,000 multiplied by the number of employees. Okay, so kung halimbawa pong 100 sila, kada isang empleyadong hindi nila hinulugan, 5,000 po ang kanilang penalty, tama ho ba? Yes po. So parang kalahating milyon din ang kanilang babayaran. Yun po ba sir, ay may interest din? Meron din po bang epekto ito sa kanilang mga PhilHealth registration, sir? Meron po silang damages kung... Mm-hmm. Hindi nila binabayad, hindi nila nire-remit yung tawag nito, dinedak nilang contribution na doon sa sahod ng mga empleyado. So, ang ginagawa namin, pag nag-issue kami ng mga demand letters, kung hindi sila nag-comply, kinakasuhan po namin.
Ayun. So, mabuting balita po para sa PhilHealth kasi tatlo po yung benepisyo na naapektuhan. Eh, no? At least sa PhilHealth, sila po mismo meron silang investigation unit. Sir Jose, siguro po makikiusap na rin kami na baka po pwedeng paimbestigahan itong RG Garcia Enterprise kasi sa dami po ng apektado, napakalaki po nung ibinabawas na sa kanila kapag pinagsama-sama. Baka po pwedeng paimbestigahan na natin kung ano po ang actual na na-remit, ano po yung hindi talaga na-remit at nabawas po dito sa mga empleyado natin. Yes, ma'am. Hihingin po namin yung number ng mga employee na affected or yung representative nila, yung contact number para makausap po namin tapos makuha namin yung complete detail para ma-check po namin sa system namin kung magkano yung mga yung months kung kailan na hindi na-remitan. Okay. Tapos imi-meet po namin yung mga employee na affected, kausapin po namin sila para mag-execute po ng talaysay in case na hindi po sumagot si employer. Okay, sige po. Ayun, mabuting balita naman po. At least may mag-iimbestiga na po sa nangyayari dito sa PhilHealth natin. Ano? Maraming salamat po, sir. Yes po. Ma'am, kung pwede po yung mga employee na affected, kung hindi ano, papuntahin po sa mga malalapit na PhilHealth office namin para po makuha yung mga tawag nito detalye para ma-check po yung ma-verify yung mga tawag nito monthly hulog nila tapos makuha yung mga other details para po doon sa gagawin namin na action. Okay, sige po. Sir Jovi, saan po ba ang opisina ninyo para alam po namin kung saan kayo i-refer na SSS? Ay, PhilHealth Office. Las Piñas po. Sa Las Piñas. Pero kayo po ay nagtatrabaho saan, sir? Quezon City. Sa Quezon City. O sige, ipapa-refer po namin kayo doon sa PhilHealth sa Las Piñas kasi malamang doon po ang inyong registration. Tapos, papasamahan na rin po namin kayo sa aming reporter, sir, para kasama niyo po kami. Malaman din namin kung ano po talaga yung actual na status kagaya po na sinasabi ni Sir Jose. Ha? Sige po. Maraming salamat po ulit, Sir Jose Pahite. Huwag niyo po ibaba ang telepono, sir, para ma-coordinate natin ng maayos kung kanino po sila lalapit dyan po sa opisina ng PhilHealth. Yes, ma'am. Sige po. Maraming salamat po sa inyong oras. Shari, kausapin naman natin yung owner. Pwede na? Yes po. Okay, sige. Mr. Rogelio Garcia. Sige po. Magandang hapon po, Sir Rogelio. Yes, ma'am. Good afternoon po. Yes, good afternoon. Sir, si Attorney pa po ito ng Access Party List at kasama ko po dito ang inyong mga construction workers dyan sa RG Garcia Enterprise. Ngayon, oo, sir, napakadami po nilang reklamo pagdating po sa pagbawas ninyo ng kanilang bayarin sa loans pero hindi nyo po nai-remit ng maayos sa SSS at Pag-ibig at pati na rin po sa kanilang PhilHealth. Ano po masasabi niyo doon, Sir Rogelio? Kagaya nung nabanggit ko kanina rin sa launa na nagtanong sa akin. Yes po. Yung mga yan, alam nila, sa tagal nila sa ngayon ang nangyari to. Kasi, ang nangyari sa bangko, problema ng bangko kasi, dahil ako, kasi ang nag-signatory sa sa pagka nagre-remit kami online. Ang problema, ang union bank, kahit na i-check nyo, dalawang linggo, magtatatlong linggo, hindi ako maka-access. Hindi ako maka-access. May pambayad, binabayad sa over-the-counter ng Pag-ibig, SSS. Hindi raw sila tumatanggap ng over-the-counter, kundi online. Katunayan, alam ng mga tao, noong nakaraang Sabado, dati ATM sila. Pero ginawa namin, dahil hindi kami maka-entra, kinas namin, kami na naging cash at mano-mano namin binigay sa kanila noong Sabado. Na hindi ko alam na ganyan ang gagawin nila. Anyway, ngayong oras sa to, boss, kausap ko yung opisina, binayaran na lahat dahil natulungan kami ng executive ng Union Bank na ayusin lahat. Ayun naman pala. Sir Rogelio, pasensya na po at ika-cut off ko kayo. No? Sir, para kasi nga lumalabas, kasalanan pa nila na hindi po kayo nakapag-remit. Hindi, wala akong sinasabi. Hindi kasi, sir, listen to me first ha. 5 buwan po
Tama po ba ako, sir? 5 buwan na hindi nabayaran? Yung iba? Na i-deduct sa inyo, tapos 5 buwan na hindi po na i-remit? Opo, yung sa, ano po, sa... SSS. Tapos yung sa PhilHealth po. Ilan sa PhilHealth? 9 months po, tapos sa Pag-ibig, 10 months. Sir, 5 months, 9 months, 10 months. Iba-iba po. Ah, pwede ako magsalita, ma'am? Sir, ang isine-explain po natin dito, 10 buwan, hindi nyo po maayos sa Union Bank, nagawa nyo po ng Sabado? Ma'am, tatlong buwan lang, ma'am, yan. Sa record namin, 3 buwan, kahit i-check ninyo po sa ano. Kasi ang nangyayari, ma'am, ganito. Alam naman natin, ang SS, late ang ano nila, ang pag-re-record nila. Kami, pagka meron kaming ano, pinibigay namin sa kanila, katunayan, ito mga pinagbayaran resibo to, bukas ipapadala sa site para makita ng mga taong yan. Sige po, siguro... Pero mas... hindi po, ma'am, sige madalas po. Ako nakikinig sa inyo. Ang pinakikiusap ko lang, siyempre dapat pakikinggan nyo din ang owner kasi... Alagang totoo sa inyo, 10 buwan. Hindi namin gagawin niya, 10 buwan. Sana matagal na nag-aalisan niya mga yan. Sir Rogelio, siguro po mas maganda pakinggan mismo natin doon sa taga-SSS. Ano? Kasi kami po, nagbabase lamang po kami dito po sa inirereklamo ng mga construction workers na empleyado ninyo. So ngayon, para ma-verify natin, makakausap po natin ano, mismong taga-SSS, si Mr. Neil Hernaez po. So saglit lang Sir Rogelio, para malaman natin kung ilang buwan po talaga na hindi po nabayaran. Magandang hapon po, Mr. Neil Hernaez. Hello, magandang hapon po. Narinig na po ba ako? Yes po, opo. Good afternoon, okay. Sir. At salamat po sa pagtanggap ng aming tawag. Sir, meron po kami dito mga construction workers. Siguro narinig nyo naman po kanina yung kanilang ihinaing, ano? At ang ine-explain po ng kanilang employer ngayon ay hindi naman daw po totoo na 5 buwan na hindi nabayaran yung kanilang SSS loans. Ang sinasabi po niya ay 2 buwan lamang po. May way po kaya, Mr. Neil, na ma-verify natin kung ilang buwan po talagang hindi nabayaran yung kanilang mga loans? Verify po yan natin na individually, Attorney Pao, no? Pagka nasa amin yung record nila. Kayang-kaya po yan makita po. Oo. Posible kaya, sir, na ma-check ngayon kasi ang sinasabi ni Sir Rogelio, hindi daw po totoo eh. Sir Rogelio, ilang buwan lang po kayo na-delay sa SSS? Ang pagkakaintindi ko, ang binayaran as of February 2024. So, February, March, April lang, sir. Parang 3 buwan lang po. February ang pick-up. Tama po ba, Sir Rogelio? 3 buwan po? Kasi ang relay sa akin na opisina, tumatawag, kasi nasa labas ako eh, tumatawag din ako ang pagkakaintindi, sabi niya, March ang latest na nabayaran kanina. Okay, so from Feb hanggang March, ang nabayaran pa lang? Hindi, as of ang pagkakaintindi ko, nabayaran na hanggang March 2024. Kaya nga po, simula po kailan ang hindi nyo nabayaran, kumbaga sir, ilang buwan po kayo na-delay? Kung ano man yung pagkakautang namin, kung meron man, yan lang ang delay namin. So ang sinasabi mo sir, March lang? January, February, March, parang ganun. Okay, sige po, January, February, March. So Sir Neil, kung makikiusap lamang po kami ano, sa atin pong SSS, papaverify po sana namin, sir, kung totoo po na January, February, at March lamang po ang hindi po nabayaran nitong RG Garcia Enterprises. Maaari po ba yun, sir? Attorney Pao, katitingin lang po namin sa record ayun. Namin ngayon. Ang latest po na posted payment nila ng RG Garcia Enterprises Incorporated para ho sa loans ay January 2024 po. Okay. So January 2024, wala pa pong payment ng and March? Wala pa po ng February at saka March. Deducted na ba sa inyo, sir? Yung Feb at March mo? Yung sa loan mo? Yung sa loan. Deducted po yung sa loan po. Sige po. Matagal na po kami nagre-reklamo. Ang ginawa nila, nagulog sila nung ano, March ba yun? January to February lang. Pero yung last na ano, hindi po nila hinulog yun. Kasi para pag nagtanong ang office, ang ano, updated kami. Kasi ang binayaran lang nila yung ano eh, January ba? January to February. O September, October, wala po.
Wala pa 2023 din. 2023 yun, 2023. Okay. Sige, ganito na lamang po kasi medyo madami po kayo at naiintindihan ko hindi din naman magawa on the spot lahat ni Mr. Neil Hernaez ano, na ma-verify po. Hihingin po namin isa-isa, papalista po namin yung detalye nyo, SSS number, PhilHealth number, Pag-ibig number, para ma-verify po natin isa-isa. Pero as of now, ang sinasabi po ni Mr. Neil Hernaez na taga SSS mismo, January po ang last na hulog sa inyo pong loan. Tama po ako, no, Sir Neil? Yes, yes Attorney Pau. Apo. And binerify din po namin ang 2023 na hulog po ng RD Garcia Enterprises. Mm-mm. Hindi po sila nakapaghulog ng October, November. Nako. 2023. Mr. Garcia. Lilimanagin ko lang, Mama. Mm. Yung sinasabi niyo ano, as of March, bayad po 'yun, bayad po 'yun. Yes, wala yun po akong question diyan. Mr. Garcia, ang ako po, kami naman po dito sa Wanted sa Radyo, fair po kami sa mga ganyan. Hindi po kami anti-employer ano. Yeah. But we need to acknowledge din, sir, kayo po mismo bilang may-ari. October, November, hindi po kayo nagbayad. February, March, hindi kayo nagbayad. Pero nag-deduct kayo sa mga empleyado ninyo. Saan napunta ang pera? Ma'am, yan po ay hinuhulog po namin at makikita naman sa record namin. Meron kami record. Ang wala lang record talaga, yung January, February, March, nakahapon lang binabayaran dahil nga sa na-offline nga recently lang yung ano ko. Yung portal ko sa Union Bank. Ay, sinasabi na SSS, yun yung bayad. Pero ngayon, as of today, bayad po lahat yan, SS, PhilHealth, at saka sa Pag-ibig. Sir, kausap po natin mismo si Mr. Neil Hernaez. Siya po ang acting head ng Large Account Division SSS. Uh-oh. At I understand, doon po kayo registered, sir. Na-verify po niya on the spot. Sinabi okay. po niya. Sige, naririnig po ako. Yes, naririnig po kayo mismo. Naririnig ko po kayo. Ang ibig ko sabihin, siguro, dahil wala yung in charge sa akin, after this, tatawagan ko siya at i-verify ko kung ano nangyari sa ganun. Kayo bakit po, hindi nabayaran? Oo, sir, kasi kung ito po ay paulit-ulit po na ginagawa ninyo at hindi nyo po hindi ko po sinasabi, sir, na kayo po, Mr. Garcia, per se, ano, baka po yung tao ninyo ang hindi nagbabayad. Okay. Hindi po ma'am, ba? Ma'am, yung mga tao nga, kahit itanong nyo sa kanila, ma'am, ngayon lang na, kasi ang problema sa kanila, eto ako nakakausap nila. Nakakausap nila ako, personal, nagpupunta, binabati ko sila. Wala silang sinasabi sa akin ng ganyan. Only the past 3 weeks ko nang nalaman na may ganyan na hindi ako makapasok, kaya inasikaso kagad. Ayun na nga ang sinasabi ko, Sir Garcia, baka naman po, imbestigahan nyo rin po mismo sa kumpanya ninyo, baka hindi nyo alam, meron na rin po kayo mga empleyadong hindi din sumusunod sa inyo. Sige. Diba? Sige po. Oo, kasi kung nire-relay lang sa inyo, sir, tapos ang akala, kung akala nyo, bayad lahat. Saan po napupunta yung ibinabawas sa mga empleyado natin, diba? Sige ma'am. Oo. Sisiguruduhin ko, ma'am, na yan ay napupunta sa talagang tama. Tama kasi, po. Anak ko mismo, ma'am, nag-aasikaso yung anak ko mismo. Mm-mm. Hindi ko sinasabing, hindi ko pwede pagkatiwalaan ang anak ko. Hindi, baka may lapses lang kasi, sir. Oo, kasi ito po, Mr. Garcia, hindi lamang po to simpleng civil na kaso. Maari po kayo makasuhan ng kriminal dito. Pwede po ito maging estafa, sir. Ito po ay maraming tao, higit 100. Hindi po ba? So, kung kaya naman po natin, sir, na isettle na po sa atin pong SSS, kung kaya pong makipag-usap na po sa PhilHealth, maging up-to-date po lahat, hindi lamang po yung January, February, March, pati na rin po yung arrears. At kung ano pa po yung mga pagkakautang, ayusin na po sana natin, hindi po ba? Apo. Sige po. Okay. Siguro, sir, i-relay ko lang dito sa ating mga empleyado ha. Narinig nyo po mismo, sinabi naman po ni Sir Garcia, yung atin pong may-ari po ng RG Garcia Enterprises Incorporated, isesettle po nila buo. Lahat po. Sir Garcia, kailan po kaya namin ma-expect na meron pong update? Actually, ma'am, kanina, as of today, binayaran. Siguro within the week, makukuha yung resibo. Hindi naman agad-agad. Pagka nakuha yung resibo, iano sa pinaka-forma nila at makikita natin to. Sige po, Ma'am, ganito ma'am, hindi kami nagpapalabas ng isang taon kasi may clearance na hinihingi ang ano eh. Bawat kliyente namin, may clearance taon-taon yan. Okay. Bayad pa kayo sa ganito. Kasi kung may kaso kami,
hindi kami mabibigyan ng mga trabaho po. Ah, okay. Sige po. At least, klaro na po hindi yan sa atin. Hindi ko masisisi yung mga tao. Kilala ko yung mga tao yan eh. Nabigla nga ako, sila pa ang mga gumanya na ito naman ako, nalalapitan nila eh, nitag kung ano gusto nila. Anyway, nangyari na yan. Rest assured, ma'am. Oh, in fairness naman, sir, kasi nabanggit naman po kanina din ni Sir Jovi, 8 years na po siya nagtatrabaho sa inyo. Kaya nga tinatanong ko din niya mga ganyan. Kasi hindi naman din po sila magtatagal sa inyo kung talagang kaya, hindi kaya din nga, kayo maayos na employer. So at least po, nalilinaw yung ganyang mga bagay. Nakakasama lang ng loob kasi sa tagal nila, sila pa inaasahan ko, sila pa nag-instigate sa mga tao. Sir, hindi niyo po sila masisisi, Sir Garcia. Hindi, kaya nga. Ma'am, hindi ko sila sisisi nga. Tama, karapatan nila yun. Karapatan nila yun. Anyway, nandiyan na, nagawa na. Alam naman nila hindi namin gawain na magbiting kahit sa sweldo nila. Alam nila yan. Okay. Pero nangyari ng ganito, ayos na yan, ayosin natin. Oo. At siguro panghuli na lang po, Sir Garcia, no? Ito po mga taong ito, siguro hihingi na lang din ako ng assurance from your end, being ikaw po ang may-ari mismo nitong inyong kumpanya, na hindi po sila aalisin, walang retaliation na mangyayari. At ma'am, hindi ko masasagot, ma'am, yan. Bakit hindi naman po? Kasi sabton, ma'am, kasi ganito yan, sabton factor lang po ako. Meron kami main contractor. Pag nakita nila na wala ang tao, pinapalitan kagad nila. At paano kung nawala ang tao? Wala lahat, wala nag-report man lang, ma'am. Sumweldo ng linggo, walang kaano-ano, Lunes, walang sumipot sa kanila. Aba, walang sir, pasabi man lang. Sir, regular mong empleyado itong mga to. Hindi naman empleyado yan ng mga kontraktor mo. Hindi nga eh. Wala kang nag-report sa kanila, ma'am. Nakuha mo yung ibig sabihin. Sir, nakukuha ko yung ibig mong sabihin, pero itong mga empleyado mo, karapatan din po nilang magreklamo, lalo na kung hindi kayo nagre-remit ng SSS PhilHealth at Pag-ibig nila, hindi po ba? Bakit sa kanila, bakit sila ang aalisin nyo sa trabaho dahil nagreklamo hindi, sila? Hindi, wala naman po ako ina... Ma'am, wala akong sinabing inaalis. Wala akong sinabing... Pero kasi sir, sa tono ng pananalita mo kanina, sinasabi mo eh, hindi mo masisigurado, hindi mo magaganito kasi dahil... Namin, kasi sabcon, ma'am, sabcon lang po ako, sabcon lang po ako. May contractor po. Meron silang reglamento sa sarili na sinusunod. Sir, naiintindihan ko ho ang subcon at ang kontraktor. Kayo ho ang subcon, kayo ang employer nitong mga empleyado ninyo. So kayo ang makaka... Anyway, sige ma'am. Kayo ang makaka-regulate niyan, sir. Kayo ang kayo ang pwedeng mag-alis at hindi mag-alis sa kanila. Hindi yung mga kontraktor ninyo, di ba? Oh. Ma'am, ulitin ko ma'am sa inyo, no? Hindi ko alam na ngayon na nag-alisan niya may na hindi nag-report. Yan pala nagpunta. Sir, ganito na lang. Ganito na lang, Sir Rogelio. Ano? Isang araw lang naman po sila nawala. Oh, sabihin mo ng dalawang araw. O kung, Sir Rogelio, wait lang po. Saglit lamang po. Naiintindihan ko yung sinasabi mo. Maaring may sabihin yung subcontractor o kung sino man yan. Pero... kapag ka nawala po sila sa trabaho nila nang wala pong kadahilan, walang kadahilanan at hindi po naaayon sa labor code natin, hindi po kami papayag na alisin niyo po sila basta-basta. Sige po, kasi kami po, matagal na rin po kami, wala pa kaming naging ano sa labor po. O, kaya nga sir, gusto mo bang magkaroon ng una? Hindi, kasi malakas ang loob ko, ma'am, kasi wala kami nilalabag na labag sa labor code. Anyway, kumahaba naman po usapan. Hindi ako nakikipagtalo sa inyo. Nagpapaliwanag lang po ako. Nako sir, kilala ganyan... ng mga tao, mas kilala ng mga tao ang ugali ko kahit sa sino, kahit anong yung pasa nila. Sir, nakikiusap na nga kami eh. Sinasabi na nga namin, pagbigyan mo yung mga tao mo kasi kasalanan nyo din naman po eh. Kayo na mismo umamin kanina, di ba? Kayo yung hindi nag-remit. So kasalanan ba nila na magreklamo sila? Siguro wala naman po ako sinasabi. Ang sinasabi lang namin, sir, so, konting pag-unawa, Sir Rogelio, ano, siguro naman mapapakiusapan namin kayo na ito pong mga empleyado ninyo, alagaan nyo din po at huwag nyo pong tanggalin basta-basta sa kanilang mga trabaho. Ma'am, tatagal po ba ng walang taon sa akin yan kung hindi ko inaalagaan po yan? Hindi ko na malaman, ma'am, ang inaino ko, may nag-instigate dyan at yun ang gusto kong makita. May nag-instigate dyan at yun ang gusto kong malaman. Sir,
Kung aaminin nila sa akin kung sino, wala namang problema eh. Diyos ko, ano sir, po, ikaw, hindi, ikaw, hindi ikaw kaya Sir Rogelio ang hindi ko bayaran ng hindi bayaran ng employer mo ng SSS PhilHealth at Pag-ibig. Hindi ka rin ba magrereklamo? Ma'am. Oh. Ma'am, tatlong buwan sinasabi nga January, February, March. Kaya ang nga, binayaran. Tatlong buwan plus anyway, yung nakaraang taon pa. Sige ba? Sige po, sige. Kung ano ang ano niya pa doon ako ayo kung ayaw ko makipagtalo. Idol ko kayo. Ayaw ko makipagtalo. Eh, kaya nga sir, nakikiusap na nga kami. Eh. Parang ang labas pa eh. Kasalanan pa namin. Nakikiusap na nga kami mismo. Hindi po ba? Ayusin na lang po natin to, sir. Sige po. Sige po. Sige po. Sige po. Oo, sige po. Sige po. Makikipag-usap na lang po yung staff namin, sir. Babalikan ko yung sinasabi ng ano na mayroong lapses na sa ano. Sige po. Ayun, mas maigi po ano? Siguro simulan natin doon. Ano. Maraming salamat po sa inyong oras ngayong hapon, Sir Rogelio Garcia. Siya po ang may-ari ng RG Garcia Enterprises Incorporated. At magpapasalamat lang din po ako. Bumitaw na kasi, Shari, si Mr. Neil Hernaez po ang acting head large account division po ng ating SSS. Maraming salamat. Agad-agad po ang action ni Sir Hernaez at na-verify po agad yung sinasabi nyo na totoo po na hindi po talaga nagbayad ng October, November, pati February at March, kagaya ng sinabi nyo. At kay Sir Jose Pahite din po, ang Special Investigator Legal Office ng PhilHealth, maraming salamat din po. At meron tayong last na mga kausap, si Attorney Cesar Petate. Siya ang Head Mediation and Arbitration and Legal Service Unit po. Dole. Okay, Dole siya. Magandang hapon po, Attorney Petate. Yes po, good afternoon, ma'am. Yes, good afternoon. Si Attorney Paputo ng ACCIS Party List, sir. Opo. Ito kasi, sir, ito pong mga empleyado natin, meron tayong 50 na construction workers dito, sir. Eh, nakausap namin yung employer kanina. Yun nga, umamin po na hindi po naguhulog ng SSS PhilHealth at Pag-ibig kahit po ibinabawas po sa sweldo ng ating mga empleyado. Ngayon, nagkakaroon lang po ng pagtatalo kung ano pong mga buwan at i-verify po namin personally. Kami po ay pupunta dito sa mga ahensya natin. Ang problema namin dito, sir, mukhang sinasabi ni Sir Rogelio Garcia kanina, hindi niya masisigurado na wala pong matatanggal sa trabaho dito sa ating mga empleyado. Ayun po ang aming problema. Yes po, regarding naman po kung may mga dismissal na mangyayari, tingnan po natin kung wala pong just cause or authorized causes. Kasi kung wala pong just cause, walang authorized cause to terminate the employee or employment of the workers, pwede po sila makasuan ng illegal dismissal sa SLRC. Kung sakasakali, sir, na hindi man illegal dismissal, kung halimbawa sila po ay pagtangkaan lamang na alisin, halimbawa babawas po sila ng trabaho or sila po ay hindi na pinapapasok, ano po ang maaaring ikaso sa kanila? Pwede po ba ito na constructive dismissal din, sir? Pagka po kasi may mga demotion in rank, salary, meron ng pagpapahirap sa kanilang trabaho na ginagawa, pwede yung sa kanilang constructive dismissal. Pero kung mga ganyang hindi binabawasan lang yung kanilang assignment, pwede naman po nating mag-file muna ng request for SENA. Okay. Pag-aharapin po both parties para magkaroon ng amicable settlement. Okay. Nakausap naman po namin, Sir May-ari, ang sinabi naman po niya ay aayusin po niya. Ang gusto lang po namin dito sa Wanted sa Radyo, sir, ay ito pong ating mga empleyado, mga construction workers, ay ma-assure po na may babalikan po silang trabaho. Kasi sila na nga po yung naagrabyado ang dating, sila pa din yung kinakabahan kung meron po silang mababalikan trabaho. Oh, anyway, kung may mga ganyan po namang pangyayari at hindi sila papasok at walang dahilan, nandito naman po ang ating departamento, ang Department of Employment, para mag-assist sa kanila, tumulong para mapag-ayos po at mapabalik sila sa kanilang mga trabaho po. Ayun, sige po. At least meron din tayong kaagapay ang atin pong Dole. At nandyan po si Attorney Cesar Petate, nakausap naman natin. Ano. Again, sir, maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag. At huwag niyo po ibaba ang telepono para ma-coordinate namin, sir, kung ano po yung next action natin. Salamat po. Okay po, wala pong ano man. Salamat po. Okay. So, excuse mo na, ma'am. Yes po. Holiday namin, ma'am. Holiday? Walang bayad. Holiday pay. Hindi binabayaran.
Okay, kasi kanina tinatanong ko po kung ano pa po yung hindi ibang binabayaran, hindi po nabanggit. Pero sige, siguro ang gawin na lang natin, sir, ganito, ano, bukod po sa paglista ng mga pangalan ninyo, SSS, PhilHealth at Pag-ibig numbers ninyo, ilista nyo din po kung ano-ano pa po yung hindi nababayaran sa inyo. Kasi kung hindi lamang po yung pagbawas at hindi pag-remit, ilagay nyo na kung kulang kayo ng holiday pay, overtime pay, night shift differential kung may gabi po kayo na pinagtatrabaho kayo, di rin kayo bayad, double pay kung meron pong holiday at hindi pa rin kayo nabayaran. Ilagay nyo na po doon sa listahan natin, ha, para pagpunta po natin doon sa DOLE, kung sakasakali, eh maisama na po doon sa reklamo. Okay? Yung pagdating po doon sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig, lahat po yan, sir, pasasamahan po namin kayo. Kasama nyo po kami dito sa Wanted sa Radyo. Pupunta po tayo doon sa mga ahensya na yon para ma-verify po natin yung mga accounts ninyo. At ano-ano po talaga yung... Yes, ma'am. Yes, sir. Ma'am, pinagbigyan lang po sila. Last day lang po nila ngayon sa barracks. Last day po. Sino po? Yung mga nagdireklamo po, pinapaalis na po kami ng ano. Yung bakit po kayo pinapaalis? Yung caregiver po ng barracks, tinawagan daw po ng RJ Garcia dahil nagreklamo daw po kami. Sige, sir. Nga po. Sige, sir, ganito po, kakausapin po kayo ng staff po namin sa likod at aayusin po natin yan, sir, ha? Mm-mm. And aasistihan na rin po namin kayo kila Atty. Petate po. Okay? Sige po. Sasamahan po namin kayo sa tanggapan po ni Atty. Petate, ni Mr. Neil Hernaez ng SSS, nila Sir Jose Pahite ng PhilHealth para po magkaroon din po sila ng sariling investigasyon patungkol po dito. Okay po? Mm-hmm. Sige po, kausapin po namin kayo sa kabilang studio. Maraming salamat po at magandang hapon. Sige po, maraming salamat po sa inyong panahon. Salamat po, sir. Okay, at magbabalik po ang Wanted sa Radyo pagkalipas lamang po ng ilang paalala at ang oras po natin ay 2:36 po ng hapon. At ang oras po mga kapatid ay hatid po sa atin ng Move It, Discarding Tapat and Family Rubbing Alcohol, hindi lang pang pamilya, pang sports pa and Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan. And ang bahaging ito ay hatidin po sa atin mga kapatid ng Samsung Plus Herbal Capsule Gold at yan po ay mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Magbabalik po ang Wanted sa Radyo, dyan lamang po kayo. Idol, ikaw ang idol ko, idol ng mga Pilipino. Ikaw ang idol, Sera Pitulpo, lahat kaming kababayan mo ay saludo. Nangunguna bilang news, public service at entertainment radio station sa Mega Manila. Radyo 5, True FM. Pinatilyo pa lang ako noon, madalas, naiipit, nasusugatan, natadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon ng kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Si Luis Manzano to sa Ikaw ang Star Game Show with a star for all seasons, Vilma Santos. Ang tanong, anong corned beef ang mas star sa beefy sarap versus the leading corned beef brand based on moms from NCR? Star corned beef! Eh, yung mas star sa sustansya versus leading corned beef brand with vitamins A, D3, B1, B6, at B12. Star corned beef pa rin! Star! Ay, momski! Teka, ano yung kinakain mo? Yan ba ay... Star corned beef! Star sulit! Kaya try nyo na! Kamote! Kamote naman. Try mo to! Ha? Umura naman! Dito ka na, sa mapapamura ka talaga. Move It, Discarding Tapat. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium, at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali akong magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero, lingid sa inyong kalaman, mabilis din akong magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan.
Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaayaya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at dekalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Si Luis Manzano to sa Ikaw ang Star Game Show with the star for all seasons, Vilma Santos. Ang tanong, anong corned beef ang mas star sa beefy sarap versus the leading corned beef brand based on moms from NCR? Star corned beef! Eh, yung mas star sa sustansya versus leading corned beef brand with vitamins A, D3, B1, B6, at B12. Star corned beef pa rin! Star! Ay, momski! Teka, ano yung kinakain mo? Yan ba ay star corned beef? Star sulit, kaya try nyo na! Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Cyanomorium, at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kamote! Kamote naman. Try mo to. Ha? Ang mura naman! Dito ka na, sa mapapamura ka talaga. Move it. Discarding tapat. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero, lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaayaya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at dekalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Broadcasting from the Radyo 5 Studios in Reliance Street, Mandaluyong City. 25,000 watts of Senator Rafi Tulfo sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Good morning mga kapatid! Mapapanood na ang Bangon Bayan with Mon sa 1PH. Kung mainit ang kape, mas mainit ang balita. Narito na ang mga pampagising na balita. Mas mainit ang talakayan. Bangon Bayan with Mon. Kasama si Mon Gualvez. Kaya ang ating pampaisip para sa araw na ito, agad-agad na no mga kapatid. Ano ang masasabi nyo dyan sa taas presyo sa petrolyo? Bawat bangon, bagong pagkakataon. Bangon Bayan with Mon, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Kitang-kita na sa 1PH. Rinig na rinig pa sa Radyo 5, True FM. Ang tambalang totoong matunog sa FM. Pinagsama ang dalawang henerasyon ng broadcast excellence sa radyo. Ted Fayon, DJ Chacha sa Radyo 5. The country's broadcast icon and the queen of FM radio. Bring you the true radio experience. Ted Fayon, DJ Chacha sa Radyo 5. Balita, impormasyon, public service, entertainment, music, at araw-araw na inspirasyon para sa bawat Pilipinong naniniwala na radio is life. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Ted Fayon, DJ Chacha sa Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Simulcast sa 1PH, Signal Channel 1, sa YouTube channel ng News 5 Everywhere, at Radyo 5 FB page. Mapapanood din mula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga sa TV5.
maging handa para sa El Niño. Huwag gumamit ng hose pag naglilinis ng inyong sasakyan. Linisin ito gamit ang balde ng tubig at basahan. Maging handa sa panahon ng tagtuyot. Ang El Niño Advisory ay mula sa Pag-asa at Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted, wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Sa 92.3 Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. Okay, at ang oras natin, 2:44 po ng hapon at nagbabalik po ang Wanted sa radyo. And mga kapatid, syempre wag po nating kakaligtaan na i-follow ang official Facebook page po ng ating Congresswoman Jocelyn Tulfo, yes, of AXIAS Party List. Ayan, makikita nyo po sa inyong screen ang official Facebook page po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo na meron na pong 175,000 followers sa kasalukuyan. Kung meron po kayong nais idulog, ilapit po kay Congresswoman Jocelyn Tulfo, ihingi po ng tulong kagaya po ng medical assistance or financial assistance, maaari po kayong magmensahe sa aming official Facebook page. At para po sa ating mga kababayang OFW, bukod po sa aming official Facebook page, meron po kaming nakalaan na Access OFW hotline. So kung may access po kayo sa landline, pwede po kayong tumawag sa 02-8293-9209 at mag-text or tumawag po. Pwede din po mag-WhatsApp sa 0917-899-5000. Uulitin ko po, 0917-899-5000. 5000. At lastly, para po sa ating mga kababayan dyan sa may Region 2, kung meron po kayong nais ilapit sa amin, maaari po kayong pumunta sa aming satellite office. Meron pong satellite office ang AXIS dyan po sa Barangay Minante 1, sa Marilyn Square, dyan po sa may Kawayan City, Isabela. Dyan, malapit po yan doon sa Queens na gasolinahan. Ang dami nagtatanong at yung sa comment section, lalo na po yung mga taga-region 2 po natin na ayaw na rin pong gumawi ng TV5. Meron po tayo dyan. Opo. At nagko-coordinate naman po ang AXIAS Party List, yung office po nila sa Isabela, sa dito po sa TV5, para kung meron pang po kayong kailangan, yes, pumunta lang po kayo doon sa opisina po ni Kong Jocelyn Tulfo. At siguro finally din, Shari, kasi kahapon meron yung account. Oo. I-remind na lang din natin sila, no? Huwag po kayong maniniwala, hindi po nag-text si Shari ng sa Facebook ba ito nag-text? Kasi meron pong nagpakilala nga po na Shari Roman at pinapunta po ata dito. Yes. At sinasabi rin po sa AXIAS Party List. Yun nga po yung lagi kong sinasabi. Ang dami rin pong nag-post din po ako na hindi po ako nakikipag-chat sa mga complainant. Lagi po namin sinasabi yan sa inyo. Hindi ko po alam bakit ang dami pa rin pong naniniwala. Yung Shari B. Roman, hindi po ako yan. At hindi din po ako, again, hindi po ako nakikipag-chat sa mga complainant. Kaya nga po may mga nagme-message sa mga SOC meds ko din sa Instagram, sa Facebook. Hindi ko po nire-replyan yan dahil unfair naman din po sa mga may appointment din, yes, po dito sa TV5. Mm-mm. And also para maiwasan nga din po yung mga ganyang nangyayari na may kausap daw silang Shari. Baka mamaya naniningil pa, hindi, yes, natin alam. Hindi po, okay? Hindi po ako yan, hindi po ako nakikipag-chat sa mga complainant. Gamit po yung Shari B or any Shari Roman po, hindi po. Okay? Meron po akong page lang po, pero ginagamit ko lang po yun sa mga pang ano ko lang. Charing lang. Charing ko lang yun. Pero hindi po ako naniningil, hindi po ako nakikipag-chat sa mga complainant. Ayun. Na humihingi po ng tulong. Kaya nga po, sinasabi po namin, wag din po kayo maglalagay sa comment section ngayon, sa YouTube, sa Facebook, at kahit sa mga post ko sa Instagram or sa Facebook ng mga complain ninyo, kasi yan yung mini-message ng mga scammer na nangihingi ng tulong. Na hindi natin alam and opo, nasa scam na pala tayo, yes, diba? Yes, iwasan po natin yan, okay? Lalo na sa pag naningil na ng pera. Wala po kaming sinisingil sa AXIS man po or sa Wanted sa Radyo or even si Shari. May pangkape pa po si Shari. Apo. At may pang-load pa po siya. Kaya pa naman po. May pa naman po tayo. Oh, may diba? Pang-sangkip naman po. So, hindi po ako, again, hindi po ako nakikipag-chat sa mga complainant. Mm-mm. Kung meron po kayong sumbong o reklamo, pumunta lamang po dito sa TV5 Media Center, mm-mm, Reliance Corner, Sheridan Street, Mandaluyong City. Ayan. Ayan, mga okay, kapatid. Yan, okay, po. Ito po si Sarah Jane San Jose, kasama po si Wendell, si Sir Wendell, mm-mm, at humihingi po attorney ng tulong dahil po sa nangyari sa kanya noong March 14, alas 2 po ng madaling araw sa may Vergonville.
subdivision sa Las Piñas. At alamin po natin kung ano pong nangyari sa kanya. Meron po tayong video, panoorin po natin. Kayo po ay... Sino po ito? Ay! Oh my God! Oh my God! Ano yun? Siya po. Ano yung isinaan? Merong lalaki na... Okay, again, mga kapatid, may lalaki naglalakad lang at sinabuyan siya ng ito po ay... Muriatic acid sa kanyang mukha habang siya ay nakaupo lang sa gate ng subdivision. Naku po. Okay, at nakikita po natin na tumakbo itong lalaki. Grabe naman. Okay, grabe nakaupo naman lang siya, Ate Inye. Para po sa mga opo, para po sa mga naka-monitor sa radyo, nakaupo lang po si Ma'am Sara doon sa gilid po ng... Parang nagsa-cellphone lang si Ma'am po sa gilid ng gate. Sa gate po yun. Bali guard house po kasi. Ah, guard house. Ah. Tapos po may lalaking lumapit po sa kanya at sinabuyan po siya ng muriatic acid. Abo. Okay. So kayo po, Ma'am Sara, ay isa pong guard dito sa Vergonville Subdivision. Volunteer po, Ma'am. Volunteer. When you say volunteer, Ma'am, ano yun? Siyempre, volunteer po kayo nandoon. Opo. So kayo po ay residente din, tapos nagbo-volunteer lang kayo na mag-security guard doon, tama po? Opo. Okay. Ma'am, ito nung nangyari po itong insidente, kasi kitang-kita naman po natin, wala, hindi kayo nakatingin, kumbaga wala pong kaabog-abog, isinabuyan kayo ng muriatic. Paano mo nalaman na muriatic agad yan, Ma'am? Yung mga kasama ko po, Ma'am, inamoy po yung basong pinaglagyan po ng muriatic. So naiwan yung baso? Opo. Okay. Nung nangyari po yun, Ma'am, dinala naman po kayo agad sa ospital? Opo, dinala po. Ano na po ang nangyari sa inyong mukha? Kasi ang nakitang-kita natin, buong mukha po yung nasabuyan. Ano po ang naging epekto sa inyo, Ma'am? Bali, yung kanan ko po, Ma'am, wala pong makita. Tapos yung kaliwa ko po, may naaninag naman po, may nakita naman po, kaso po maulap po. So yung kanang mata... Kaya pala siya, Atty. Nung papasok siya, inaalalayan siya ng mga staff at medyo nabubunggo si Ma'am. Kasi wala hindi na niya nakikita. Okay. At Ma'am, pasensya na ha. Wala po ba kayong nakaaway? Or meron po ba kayong, baka naman dati niyo po ba itong kasintahan? Kasi lalaki po itong nagsaboy. Baka may nakaaway kayo, Ma'am, dati sa trabaho. Wala naman po, Ma'am. Wala po kayong maisip na gagawa nito sa inyo? Wala po. Yung una po kasing nasita namin na nakabike po. Bali, nahuli po yun siya. Naging suspect din po siya. Pero hindi po siya yung bumuhos. Okay. So may nahuli kayong parang naging suspect ninyo. Opo. Yung nasaway po namin na pabalik-balik na nagbanta po sa akin. Ayun po yung nahuli ng mga pulis. Pero nung iniimbestigahan po. Hindi siya. Hindi po siya. Okay. Sa mga kasamahan mo, Ma'am, kasi nakita ko meron namang tao din dun sa guardhouse. Wala po bang nakakilala, nakaaninag ng mukha nung nagsaboy? Wala po. Wala po talaga. Ibang CCTV, Ma'am, ng village. Baka bukod po dun sa tapat ninyo, baka meron pa pong ibang angulo. May mga nakuha po silang CCTV footage, pero lahat po malabo. Kung hindi po siya naka-side view, nakatalikod po yung mga nakuha nila. Okay. Sige po, sir, ano pong pangalan niya, sir? Wendell po. Okay, Sir Wendell, kayo po ay kaano-ano po ni Ma'am? Kinakasama niya po. Okay, yes po. Ano pong sasabihin niya, sir? Sa akin naman kasi, gusto ko lang kasi mangyari lang, mahuli sana yun yung gumawa sa asawa ko. Kasi sa sitwasyon namin ngayon, talagang kinakapos po na po kami. Okay. Lalo pa sa isang katulad ko rin po na nagda-dialysis. Tapos sumabay pa po yan. Kaya maasa na lang po kami na mahuli sana yung gumawa sa kanya. Kasi sa ngayon talaga, Ma'am, walang-wala na po talaga kami. Okay. Sa ngayon po ba, sir, ano po ang sinabi po ng mga polis sa investigasyon nila? Bali, sa ngayon, Ma'am, under ano pa rin talaga siya, Ma'am. Iniimbestigaan pa rin po sila. Nag-imbestiga pa rin po. Ayaw po nila talaga sabihin... Kung may lead siya. May lead naman po. Kaya ayaw lang nila parang mabulgar kagad. Baka tumakbo. Pag nalaman itong taon na to. Kaya nag-inform naman po sila, Ma'am, sa amin. Kung ano yung sa follow-up investigation nila. Hindi naman po sila natigil po. Okay. Hindi so, ang mga polis naman po natin nag-inform sa inyo. Mabalik lang kay Ma'am Sara. Ma'am Sara, nung kayo po ay nadala sa ospital, ano po ang sinabi ng doktor sa inyo? Kayo po ba ay may pag-asa pong maibalik ang inyong paningin or ano po ang gagawin, Ma'am? Bali kasi, Ma'am, ganito, Ma'am. Ilang ospital po kasi na paghatiran namin bago siya naasikaso po.
Mm-hmm. Unang-una po sa PGH, ay sa Las Piñas Hospital po. Mm-hmm. And then, wala rin naman po sila. Mm-hmm. Sinadjust kami sa PGH. Mm-hmm. Then, pagpunta po na PGH, nilapitan naman po siya. Kaso nga lang po, dahil nga daw po sa nangyari sa PGH yung pagkasunog, kaya hindi rin po siya kumbaga ma-admit. Oo, pero yung kumbaga yung last na pinunta niya yung hospital, sir, ano po, ano pong sinabi sa kanya? Yun po, inasikaso po siya kagad na. Ano po, mababalik pa po ba yung paningin niya, sa sir? Ngayon, ma'am, sa ngayon po kasi, ma'am. Ma'am, pwede po ba makita? Apo. Bali, na-operahan na po siya. Bali, yung puti po. Huwag niyo nang hawakan, ma'am. Yung puti pong nasa gitna po. Opo. Amniotic membrane graft po yan. Paano daw po yun, ma'am? Ano pong gagawin, ma'am? Kung hindi po yan siya umokay dyan, per eye transplant po ako. Eye transplant. Napakaloko naman itong lalaking ito, kung sino man siya. Kaya nga po, yun lang po ang pinagdarasal namin. Mahuli wala sana. Nga eh. Wala silang maisip na motibo kasi walang maisip na nagalit kay ma'am. May napagalitan ka ba, ma'am, na pumasok sa village? Sabi niya, wala din daw. Actually, ma'am, marami po talagang nagagalit sa amin kasi po yung subdivision namin, tagusan sa kabilang subdivision. Ah, so shortcut. Opo, na sumo-shortcut po sila. Oo. Pag po kasi... ano, hindi po namin talaga sila pinapalusot. Oo. Pero yung particular na, ba, lalaki talaga na nagbanta, na nagalit sa'yo, meron ka maisip na gano'n? Wala po, ma'am. Ayun. Wala talaga siyang... Maliban lang po dun po sa... yung sa nakabike. Nakabike po. Okay. Siguro maganda din, ma'am, kausapin natin yung head volunteer ng Virgonville Subdivision. Baka meron din siyang nalalaman sa pangyayaring ito. Magandang hapon po, Sir AJ Marcos. Magandang hapon po, ma'am. Oo, magandang hapon po. Nandito po si Ma'am Sarah Jane San Jose, ang isa po sa mga volunteer security guard dyan sa Virgonville Subdivision. Sir, kayo po ba ay nagkaroon na po ng investigasyon, pansariling investigasyon dyan sa inyo pong security group dyan po sa Virgonville Subdivision ukol po sa nangyari kay Ma'am Sarah? Yes, ma'am. Actually, kami po ang nag-provide ng mga CCTV footage sa... mga ilang kuha dito po sa Laguna Subdivision para maibigay sa mga kapulisan po natin. Mm-hmm. At meron po ba kayo, sir, nakitang motibo o dahilan? Kasi yun po yung aming katanungan eh. Bakit out of all the people, sa lahat po ng mga taong nandoon, eh talaga pong si Ma'am Sarah ang tinarget. Wala, mukha naman pong wala siyang ginagawa na kahit ano doon sa tao nung nangyari po ang insidente. Oo, apo. Kasi... yung nga rin po ang malaking kaisipan sa amin, meron po mga senaryo rin po na ganyan, na may mga tao talaga na nagagalit doon sa mga, yung mga hindi sumusunod po sa batas ng asosyon. Number one po, yung no sticker, no entry. Mm-mm. At yung pag-carpew po, siyempre nasisita, lalo pa mga bagong mukha po. Mm-mm. Siguro, yan ang hindi pa po. Kaya, ngayon eh, umaasa rin po kami sa kapulisa ngayon na makita kung anong magkaroon ng maganda resulta yung pag-iimbestiga po nila. Oo. Sir, Sir AJ, dyan po sa inyo pong subdivision, bukod po dun sa CCTV na nakita natin kanina, wala na po bang ibang CCTV footages around the area? Or baka po dun sa mga bahay malapit doon sa lugar, eh meron pong kayong kakilala na may CCTV din po doon para makilala po natin itong lalaki na gumawa nito? Actually, ma'am, trinrabaho na po ng kapulisan niya sa pangunguna po ng aming chief of police sa Tapalya. Mm-mm. Sila po ang nag-order para magkaroon ng backtracking po ang buong Las Piñas po, CCTV camera ng Pulang Lupa 2. Okay, sige po. Siguro maganda din makausap natin mismo. Kung total, nabanggit niyo po, Sir AJ, ano, ang Chief of Police po ng Las Piñas Police, Police Colonel Sandro J. Tafalia. Magandang hapon po, Police Colonel Tafalia. Good afternoon po, Attorney Pau. Yes po. Good afternoon, sir. Kasama po namin ngayon dito si Sir Sarah Jane, si Ma'am Sarah Jane at si Sir Rendel ang kanya pong kinakasama. At ito nga po, inireklamo po nila at kami po ay nakikiusap din na baka po matulungan sa investigasyon yung nangyari po sa kanya. Meron po ba tayong update, sir, sa pangyayari po? Yes, actually... tama ang sinabi ng ating ano ng ating complainant saka ni Mr. Al yung sa mga officers sa
ng usod, ano, yung usod o yung United Zone of Perdonville Association. Ongoing ating investigation, in fact, marami tayong tinitingnan na angle, no? May mga CCTV footages, mayroon tayong, actually may POI na kami, but tayo nga, hindi ko rin masyadong detalye. But, yes po. Mayroon na, sana ma-identify na at matag-mitag din namin information para hindi na tayo makakuha ng maling suspect. Ano? Okay. Nga, nung una nating nakuha na ano rin, nahuli. Nahuli. Dahil sa ating galugad, may nakuha tayo. Malabas siya pala yung huling nakaalitan itong si Sarah. Malabas nga na namin niya siya talaga nakaalitan. Galit na. But nga, hindi naman siya yung gumawa nun. At napatunayan din naman ng saraysay ni Sarah. So, continuous naman. So, hopefully, marami pa kayong makuhang aside from CCTV footages, mga tao na magbibigay liwanag dito. Mm-mm. Sa inyo pong pag-iimbestiga, Police Colonel Tafalia, meron po bang mga ibang witnesses, eyewitness doon po sa insidente bukod po, of course, kina Ma'am at doon po sa kanyang kasama sa, na guard? Nung tumakbo po itong suspect, wala po bang ibang nakakita doon po sa kanyang kahit itsura man lang para magkaroon po ng sketch? Actually, meron siyang kasama eh, yung nasa guardhouse. Meron siyang lindi. But medyo taliwas din sa unang statement niya kasi iba rin yung description niya eh. May sinasabi, yun nga daw yung nakaalitan yun din, pero bandang huli, parang... Hindi na siya sigurado. Sigurado. Alam mo na, ayun natin makapakulong tayo ng maling tao. Ano? So, aside from her, wala na tayo eh. Wala na tayo. Kasi nga, that was 1:45 a.m. Halos wala na. Halos tahimik na kasi. Wala na talagang tao dahil 1:45 na nung panahon na yun. Umaga mo, mabali parang, planado, parang may plano. Oo nga eh. Kasi, ayon sa CCTV, ma'am, may kausap sa cellphone po. Oo, kasi kumbaga sir, ang amin lang din pong worry dito sa Wanted sa Radyo, Colonel Tafalia, ito po ay nangyari, kung ito man po ay nangyari randomly, nakakakaba po yan para sa mga Tagalas Piñas na out of nowhere, bigla pong may magsaboy sa'yo ng muriatic acid. Hindi po ba? Asido po yun. At ito nga po, nangyari kay ma'am, nabulag pa nga po ang kanyang mata. So, sa inyo pong investigasyon, sir, lumalabas po ba na ito po ba ay random na nangyari? Talagang napagtripan lang po ba? O talaga pong may motibo na siya po ay saktan at sabuyan po ng asido? Meron po kami tinitingnan ng angulo. Alam po yan ni Sarah at saka ni Mr. Marcos. At, actually, this was not the first time may nangyari na isang mga tauhan din ng usod. Usod. May ganun. So, we are not discounting that. So, isa yung tinitingnan namin kasi nga, tama sabi mo. At all the people, bakit si Sarah? No? So, isa siyang mga siyang volunteer guard. Isa yung dedicated siya eh. Volunteer guard. Siguro may ikpitsa. Mayroon mga hindi na natutuwa. Tapos may mga issue may issue dyan sa subdivision din about the leadership. So, yun, mga titingnan namin yung mga ganong angle. Oo. Siguro, Police Colonel Tafalia, maaari din po kaya, lalo na 1:45 a.m. itong nangyari. Sa kasalukuyan, kung halimbawa po, hindi pa naman po tapos ang investigasyon, para din po sa ikapapanatag ng loob ng iba pa pong kasamahan ni Ma'am Sarah na mga volunteer po dyan sa Virgonville. Kung alam na po natin na napag-iinitan pala sila dahil nga dyan sa away ng mga pagdaan, shortcut, baka po maaari na maglagay po na ng tao ang atin pong Las Piñas office dyan po sa lugar po nila Ma'am Sarah. Maaari po ba yun, sir? Yes, actually, after nung kahit nung nangyari ngayon, may mausul sa amin lahat ng subdivision. Patrolyahan, ito namang subdivision na yan, saka itong homeowners, very cooperative na sila. Mm-mm. We can visit anytime. May nagpalita kami ng direct contact with the HOA of Virgonville, lalo na sa pamuno ni Sir Marcos din. Nag-iwan na kami ng mga number namin at yung aking substation doon under ni Captain Guevara. So meron kayong substation na malapit, sir?
patrol yan siya. Kasi malaki ito eh. Ito kasi yung subdivision dito, ano ito eh, katabi ito, yung pastro ka, talagang kailangan din talagang patrol yan. At yung bigyan ng passing din. Lalo may mga issue ng mga subdivision. Oo. Siguro last na Police Colonel Tafalia, no, kasi nabanggit niyo po kanina na this is not the first time na nangyari po yung gantong insidente sa nasabing lugar. Yun doon po ba sa unang insidente, sir, meron pong nahuling suspect o meron po bang resulta ang ating investigasyon? Yes, actually, oh, may nakulong na. Nag-bail na. Posible ito, kaya, sir, na parehong tao lang yung gumawa nito? Pwede, hindi natin, ayaw natin, direct yung sinasabi natin. But, tinitingnan namin yan. Tinitingnan namin. Siguro, sir, isa sa mga tignan nyo ding angulo na baka naman pareho lang, lalo na kung pareho po ng ginawa, posible din po na baka siya din yung same na tao na gumawa nito at baka talagang matindi siguro ang galit niya doon sa ginagawa po sa Virgenville Subdivision. Baka ganun po ang nangyari. Tama yun. Hindi natin sinasabi siya. Kung sakali lang po, maimbestigahan man lang din. Oo lang, titingnan natin lahat yan. Kasi siyempre, pag nag-imbestiga ka, lahat titingnan natin. Tama po. So hopefully, mapangalanan na para makasuhan na natin. Opo. Sige po. Sir, may tanong lang po ang ating netizen. Yung inyo po bang POI sa kasalukuyan, sir, ay isang menor de edad? Kasi makikita po dun sa CCTV footage kanina, medyo mukhang bata yung nandoon. Mukhang hindi naman. Footage din, no? Medyo. Pero mukhang naman. Mukhang of age naman. Oo. Okay. Sige po, at least meron na po tayong update at in-assure naman din po kami ni Sir Rendel dito na patuloy po kayo sa pag-iimbestiga at sa pag-update po sa kanila. At in fact, nagpapasalamat po sila sa inyo, Police Colonel Tafalia, sa inyo pong pag-aksyon at patuloy na pagtulong sa kanila. Maraming salamat po sa inyong panahon, Police Colonel Tafalia, at saludo po kami sa inyong tulong dito po sa mag-asawa. Salamat po. Welcome po. Sige po. Salamat po. At of course, maraming salamat din po Sir AJ Marcos. Siya po ang head ng Volunteer Security Guard dyan sa Virgenville Subdivision. Ito ang problema, Sherry. Ano, nadadamay yung mga security guard natin. Mm-hmm. Eh, hindi naman nila rules yun. Rules yan ng subdivision. O ng Homeowners Association. Eh, kung hindi ka talaga pag-shortcutin doon, ano naman tayo magagawa? Uh-huh. Dahil private naman na lugar, kumbaga, yung subdivision. Marami lang talagang pasaway mo na... Exactly. Binabaliwala nila yung bantay doon. Ang problema kasi, kayo naman pong babalikan. Ang hinihingi lang naman po kasi, yung magandang makiusap lang sila ng ganito-ganyan para malaman din nila yung rules ng subdivision. At siguro din po, panawagan na rin to doon sa Homeowners Association, mas maganda na... ingatan din po siguro, maging leksyon po ito. If this is not the first time na nangyari po ito, siguro makakuha po tayo ng leksyon na pag-ingatan yung ating mga volunteer security guard, kasi volunteer na nga po sila. Kumbaga, magandang loob na po silang maging security guard. Ganito pa po ang nangyayari sa kanila. Nandiyan pa ba si Sir AJ or wala na? Naputol na po. Naputol na. Oo, kasi sabihin ko sana i-remind lang din. Pero in any case, feel ko naman nanonood din sila. Ma'am Sara, kagaya nga po nung tinatanong ko sa inyo kanina, no, nabanggit ninyo, kayo po ay mag-undergo ng isang operasyon. Tama po ba? Opo. Ano po yung operasyon na yun, ma'am? Kung hindi daw po mag-okay yung sa amniotic graft na nilagay, hindi pa rin po siya makakita. Magko-cornea transplant po kami. Eye transplant po. Cornea transplant. At ito po ay mangyayari sa Amang Rodriguez. Doon po kayo ma-open. Jose Reyes. Jose Reyes Memorial Medical po. Apo. Tama po. Sige, ganito Ma'am Sara ha. Kukunin ko po lahat ng mga detalye ninyo. Siguro siya ripa-assist na lang din ako. Even yung pag-diagnose po sa inyo, ano, para po matulungan po namin kayo na mapa-operahan, ma'am, kung sakasakali po na kailanganin talaga. At mapagamot na po natin yung mata nyo at makakita na po kayo ulit, ma'am. Salamat po. Yes po, ACCIS na ma'am ang sasagot po sa inyo pong pag-opera para po muli kayong makakita.
Salamat po, ma'am. Salamat Thank po. Thank you po. Oo, kasi nabanggit niya din po ni Sir Rendel kanina, siya po, nagdadialysis. Nagdadialysis po siya. Oo, saan ba kayo nagdadialysis, sa lung sir? Center po ngayon, ma'am. Sa lung center. At kayo po, every when nagdadialysis? Two times a week po, ma'am. Wednesday at Saturday po. May ginagastos po kayo dun, sir? Meron po, ma'am, na may mga binabayaran po ngayon, ma'am. Doon sa lung center. Sa National Kidney po, nasubukan niyo na po, sir? Bali mo, ano na po dun, ma'am, pull na po doon, kaya doon kami sa lung center kami nakapasok. May trabaho ba kayo ngayon, sir? Sa ngayon, ma'am, wala po. Bali, sumaside lang po muna ako. Sumaside line lang po sa TODA namin doon bilang dispatcher lang po. Okay, muna. So sige, ganito. Kayo po ay nagda-dialysis dahil may ano pong sakit niya, sir? Sa ano, ma'am, sa ano po, bato po. CKD po siya, ma'am. CKD, stage 5 na po. Stage 5 po. Marami tayong ganyang cases, Shari. Ganito na lang, Sir Wendell. Pa. Isasama din po namin kayo. Sasagutin na rin po ng AXIS yung inyo Salamat pong po, ma'am. Pagda-dialysis. Kasi kung wala po kayong trabaho, wala din pong trabaho ngayon si Ma'am Sarah dahil hindi po makakita. Paano na lang yung pagpapagamot niyo? Kaya nga po, hindi rin po nakapasok kasi kailangan niya po kasi ng alalay. Opo, kasi hindi na po siya nakakakita. Sige po, ganun po, pareho po sa kanya, sir. Kukunin ko po lahat ng detalye ninyo Opo. Para ipapasa po natin yan sa AXIS Partners Office natin at mapaproseso ko po kung ano po yung kakailangan ninyong babayaran pang dialysis at kay Ma'am Sarah kung ano po yung kailangan niyo pang pa-opera. Sasagutin na po yan ni Congresswoman Jocelyn Tulfo. Thank you po, ma'am. Thank you po. Very much welcome po, sir. Thank you po, ma'am. Oo. Siguro, ma'am, kasi nanonood din si Congresswoman Jocelyn Tulfo ngayon. Happy viewing, ma'am. Baka po meron po kayong mensahe sa kanila at of course kay Senator Idol Raffy Tulfo. Sige po. Maraming salamat po sa lahat ng tumutulong sa akin, lalo na po sa TV5 po. Mm-mm. Maraming salamat po. Kay Ma'am Kong Jocelyn Tulfo po, maraming salamat din po. Tsaka po kay Senator Raffy Tulfo, maraming salamat po. Sir Wendell, yes po. Ma'am, thank you po, Congressman Jocelyn Tulfo po, tsaka kay Senator Sir Raffy Tulfo po. Salamat po sa tulong na ibibigay niyo po sa amin, ma'am. Oo, sige po. Maraming salamat din po sa inyong pagtitiwala. At makakaasa po kayo, Sir Wendell at Ma'am Sarah, na kami po ay tututok dito sa pag-iimbestiga sa inyong kaso. Salamat, Hingi ma'am. Din po kami ng update dito kay Police Colonel Tafalia para kami po ay makatulong. Kung meron po kayong iba pang kailangan, sabihan niyo lang po kami. At para po sa ating mga netizens, kung sa mga iba po pong nanonood, kung meron pong nakakaalam, baka may nakakita, hindi natin alam, tulungan po natin si Ma'am Sarah na mahanap po kung sino po ang gumawa nito sa kanya at mabigyan po siya ng hustisya. Sige po, ma'am. Sige po. Maraming salamat po. At yun nga po, ang kakausapin po namin kayo sa kabilang studio para po ma-fill up na po natin yung mga dapat po nating ipasa sa AXIS dahil tutulungan na po tayo ni Congresswoman Jocelyn Tulfo of AXIS Party List para makakita na kayo ulit, ma'am. Thank you po, ma'am. Thank you po. Sige po. Maraming salamat din po. Oo, siguro iba yung ingat natin din para sa ating mga mga kababayang security guards. Yan, kasi talagang nasa ano ang kanilang buhay, ano, napakadelikado ng kanilang mga trabaho. Sa mga hindi naka-monitor, may white na po yung ano para nila. Siyang mukhang katarata. Oo, yun yung naiisip ko eh. Kasi parang may puti po sa kanyang mata, natatakpan na po yung kanyang paningin sa kanang, tama ba? Kanang bahagi po ng kanyang mata. At yung kabila naman po ay parang malabo na. I think kaliwa. Kaliwa, okay. So kaliwang parte po ng kanyang mata ay bulag na po. Tapos yung kabila ay kanan. Kanan yung malabo. I'm so sorry. Hindi ko na dinalaman yung kanan. Kaliwa. Kanan, kaliwa. Basta yun po, partially blind na po si ma'am at yun nga po, nabanggit po ng kanyang doktor ay kailangan po siyang maoperahan para po maibalik ang kanyang paningin. Ano nga yung cornea? Transplant. O, cornea transplant. Opo. Okay. Huwag tayong mag, ano nang... Kasi alam niya ito ni, kumbaga tahimik na nagtatrabaho, bibigyan mo ng sakit sa ulo, di ba? At ang problema nun ito ni, mata pa yung na ano. Tama. Ang mas nakakatakot lang dun, kung random na ganun, di ba? Kasi kung random man yun, paano kung naglalakad ka lang sa kalsada, bawa ikaw siya rin, diba? Sabuyan ka ng muriatik. Diba? Nakakatakot. Nakakatakot yun. Kaya ayun nga po, nakiusap tayo doon sa police chief po ng Las Piñas Police na magronda. In the meantime, na habang hindi po nila nahahanap itong suspect na gumawa nito.
Ayun. Okay. And also, kailangan nating i-backtrack lahat po ng CCTV. Yes. Na meron po dun sa subdivision, lahat ng lagusan. Mm-mm. Iba-backtrack po natin kung kaya na makikiusap tayo sa ibang mga kabahayan dyan sa subdivision para malocate or mahanap yung ibang CCTV footages. Mm-mm. Papagawin po natin sa kapulisan para lang mahanap kung sino po ang gumawa po nito. Mm-mm. Okay. 3:13 po ng hapon at magbabalik po ang Wanted sa radyo, mga kapatid. At ang programang ito ay hatid po sa atin ng Orafan. Kung bibili po kayo ng home appliances, Orafan po dapat ang nasa una nating listahan. And maraming salamat pala, Orafan. Kung maalala nyo yung isang case po ni Attorney JV, Attorney Nina, isa yung wedding gown po na hindi binigay, na natuloy naman po yung kasal. Mm-hmm. At tabayanan nyo po yan sa Rafi Tulfa in Action YouTube channel. Natuloy naman po yung kasal at pero hindi na po sumipot itong ito ba yung sa gown? Sa gown po. Oh, ako ata na. Ay, ikaw pala. Attorney, I'm so sorry. Alam ko lang kasi yes. Hindi na po sumipot yung na-update niya ako noon. Yung mananahe. Mm. So, ito pong Orafan, ang nire-request na lang po ng pamilya is, pamilya ng mag-asawa po is magkaroon na lang po ng kitchen set and binigay po ng Orafan. So, thank you very much, Orafan. Maraming salamat po sa Orafan. Ayan. Pero dun sa scammer, ang sakit sa ulo ng ginawa mo. Mm-hmm. Kasi Atene, nagdivisorya sila. Ayun nga eh. At in-encourage nga po namin yung mag-asawa na ituloy po yung kaso para matutukan. Today sila nag-file, Atene. Ayun. Yes, at least nakinig sila at nag-file na. Sinampahan na ng kaso. Okay. And of course, maraming salamat, Orafan. And BDO, mahalaga po ang pagkakaroon po ng ipon kahit ano pa ang estado po sa buhay. Pero sa totoo lang, hindi ito madaling gawin. Lalo na po sa panahon ngayon na palaki na po ng palaki ang gastusin. Mas extra challenge po ito sa mga sektor tao o sektor na hindi pa ganoong pamilyar sa mga tamang paraan ng pag-iipon. At kaya naman po nagsanibwersa ang BSP, BFAR, and USAID Fish Right and BDO Foundation sa pagbuo po ng Fish and Learn para ma-improve po ang financial literacy ng mahigit 1.9 na million na mangingisda sa bansa. Para po mas maging madali po sa mga mangingisda at sa kanilang pamilya na maintindihan ang usaping financial. Dinisenyo po ang Fish and Learn na isang laro o interactive game. Sa Fish and Learn, mga kapatid, may mga lessons sa savings, sa budgeting, financial planning, and pagpapalago po ng kita at pagmamanage po ng utang. At bahagi po ito ng financial education program po ng BSP, BFAR, USAID Fish Right, and BDO Foundation para po sa ating mga mangingisda. Magbabalik po ang Wanted sa radyo, mga kapatid. Diyan lamang po kayo. Idol, ikaw ang idol ko. Pinaniniwalaan, pinagkakatiwalaan, pinaninindigan. 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium, at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Binatilyo pala ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, natadaganan ng mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Sasagutin na ang inyong mga tanong ukol sa serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno, trabaho, negosyo at kalusugan. Itutulay ni Cheryl Cosin ang tulong na kailangan mo. Sagot kita! Sagot kita! Sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo.
Simulcast sa Radyo 5 FB page. Mga ka-True! May bago na tayong kaaaliwan tuwing hapon sa 92.3 True FM! Hindi kailangang super genius, basta tuwais ka lang sa pang-araw-araw na buhay. Yakang-yaka mo ito! Makisaya at magpakitang gilas na! Abangan sa aming Facebook page para sa mga karagdagang detalye. Ipagsigawan na ang nararamdaman. Huwag nang mahiya. Why shy? Are you looking ba talaga for a jowa o kaibigan? Actually, siguro naghahanap na ako ng ano, ng makikita ko na hinihintay ko sa altar. Samahan ang inyong Chika Tita, Laila Chikadora. Shoutout! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi. Sabay-sabay tayong mag-shoutout! Mag-shoutout kayo ha! Pwede kayong tumawag sa amin. Iniimbitahan po namin kayo. Yes, you're invited to the highest level. Para sa mga mensaheng kailangang ipagsigawan, mag-shoutout na sa 92.3 True FM. Maging handa para sa El Nino. Gumamit ng water-efficient gadgets tulad ng high-pressure, low-volume hose at showerhead, faucet o gripo na may aerator at double-flush toilets. Maging handa sa panahon ng tagtuyot. Ang El Nino Advisory ay mula sa Pag-asa at Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Bawat tao may pagsubo. Dahil pag hindi lasing yung lalaki, aba, napakabait. Ay, totoo naman, mayroong ganyan. Oh, parang maamong butike yung lalaki. Bawat problema, may solusyon. Kailangan mabuhay tayo sa ating kakayanan. Hindi natin po pwedeng yakapin ang isang malaking puno nang hindi natin mapag-aabot ang ating dalawang kamay. Bawat mali, may leksyon. Ang nagmamahal sa kanyang mga magulang nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Dr. Love. Dr. Love. Sa hirap ng buhay natin, mga kapatid, nauunawaan natin na may mga tao talagang nasisira sa kinang ng salapi. Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Mukhang may problema itong si Monica. Parang nag-aanap siya ng atensyon, naghahanap siya ng pagmamahal na hindi niya nakukuha sa nanay niya. Hindi niya mahanap sa kay Aling Alejandra. Oo, dahil sa iba niya po hinanap. Oo. Pakinggan ang nag-iisang pananaw ni Brother Jun Banaag. Wala kang galang sa magulang mo, kahit ang sama ng magulang mo. Siyam na buwan kanyang inalagaan sa tiyan niya, hindi kanya pinatay kambing ka. For your nightly prescription of wisdom, faith, hope. Ang role ng babae sa buhay natin is to inspire us. Dr. Love. Dr. Love. Sa Radyo 5, True FM. Good morning mga kapatid! Mapapanood nga ang Bangon Bayan with Mon sa 1PH. Kung mainit ang kape, mas mainit ang balita. Narito na ang mga pampagising na balita. Mas mainit ang talakayan. Bangon Bayan with Mon kasama si Mon Gualvez. Kaya ang ating pampaisip para sa araw na ito, agad-agad na no mga kapatid. Ano ang masasabi nyo dyan sa taas presyo sa petrolyo? Bawat bangon, bagong pagkakataon. Bangon Bayan with Mon, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Kitang-kita na sa 1PH. Rinig na rinig pa sa Radyo 5, True FM. Maging handa para sa El Nino. Gumamit ng water-efficient gadgets tulad ng high-pressure, low-volume hose at showerhead, faucet o gripo na may aerator at double-flush toilets. Maging handa sa panahon ng tagtuyot. Ang El Nino Advisory ay mula sa Pag-asa at Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Parang nangyari na ba yan sa'yo? Eh, kaya lang pala nag-asawa para dyan sa pangangailangan ng katawan mo. Sige, sabihin na nga po natin ganun si Ana. Kahit kailan eh, hindi na siya gagaling pa. Kahit kailan eh, hindi niya na maibibigay sa akin ang pangangailangan ko bilang isang lalaki. Paul, hindi lang naman doon nasusukat ang pag-aasawa. Ang sabihin mo, hindi mo naman talaga minahal ang anak ko. Kasi kung minahal mo si Ana, kahit na magkaganyan pa yan, hindi mo na siya hihiwalayan at ipagpapalit sa ibang babae. Totoo.
totoong tao, totoong kwento. Kwento mo rin ba ito? Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Sana Lord sa Radyo 5, True FM. Wanted, wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Sa 92.3 Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. Okay, 3:23 po ng hapon at nais ko lamang pong i-greet ng happy 18th birthday kay Vanessa Avergonzado, ang anak ni Ate Lydia. Happy, happy birthday, Vanessa Avergonzado. 18th birthday, debut niya na. Happy, ayun, happy, happy birthday po. At of course, nais ko lang din pong bumati sa atin pong mga dipos. Diyan po sa Isabela, Sir Erickson Escanio, Sir Rogelio Agustin, Jose Andres, Rene Acoba, Antonio De Luna, John Philip Malilin, Michael Alejandre, Vicente Marcelo Bacay. Maraming maraming salamat po sa pagtutok sa Wanted sa Radyo at happy viewing po sa inyong lahat. Ayun. And sa mga kababayan po natin, meron ako nakita kanina kung saan, sa comment section, kung saan daw po yung office. Mm-hmm. Satellite office po ng AXE-S Party List. Ayan po, nasa screen po natin yung Merlin City Square, National Highway, Barangay Minante 1, Kawayan City, Isabela. Huwag po kayong mag-alala, mga kapatid, dahil yung staff po ni Kong Jocelyn John ay nakikipag-ugnayan din po sa mga staff dito po sa TV5. So, yes, para hindi na po kayo bumiyahe po pa Manila, ayan po ang ating AXE-S Party List Satellite Office sa Merlin City Square, National Highway, Barangay Minante 1, Kawayan City, Isabela. Talagang ko na hindi nakabalik dyan sa satellite office. Actually, kababalik lang namin dyan noong nakaraan. Napakarami po talagang humihingi ng tulong dyan po sa ating satellite office. At again, hindi lamang po ito para doon sa mga taga Isabela mismo. Kung kayo po ay mas malapit dito, instead na pumunta po kayo sa Metro Manila, kayo po ay maaring pumunta at dumulog po sa aming satellite office dyan sa Merlin Square, National Highway, Barangay Minante 1, sa Kawayan City. At para naman po sa mga kababayan natin na hindi po talaga kumbaga makakapunta dyan sa aming satellite office. Of course, meron din po kami ibang satellite offices all over the country. But kami po ina-encourage din namin na mag-message na lang po kayo sa aming official Facebook page para hindi na rin po kayo mamasahe at mainitan. Nako, ngayon pa man din siya rin eh. Balita ko 42 degrees ang init. So, maaari po kayo mag-mensahe dyan sa aming official Facebook page. Congresswoman Jocelyn Tulfo, may blue check mark po yan sa kanang bahagi. Kung meron po kayong nais idulog. At of course, para sa ating mga OFW din po, mga kababayan nating OFW na nais pong humingi ng tulong at makabalik po sa Pilipinas or may nais pong idulog kay Congresswoman Jocelyn Tulfo, bukod po sa aming official Facebook page, pwede po kayong magmensahe sa amin pong Access OFW hotline. Ulitin ko po, meron pong OFW hotline, ang AXE-S. Pwede po kayong tumawag sa 0282939209 or mag-text, tumawag, mag-WhatsApp sa amin pong cellphone number na 0917-899-5000. Muli, paalala lamang po sa lahat, wala po kaming sisingilin. Wala po sa aming mga staff or kahit po si Shari or dito po sa Wanted sa Radyo, wala pong bayad. Hindi po kami nanghihingi ng pang-load, pang-kape o kahit ano pa man pong kabayaran. Lahat po ng aming serbisyo ay libre sa AXE-S. Ayun. Okay, maraming salamat po. And nasa nasa studio po natin si Ma'am Evangeline Hoylar at humihingi siya ng tulong dahil po sa pagkawala ng kanyang pamangkinoong March 15 sa may Barangay Nueva Estrella, Bien Unido, Bohol. Ang pamangkin po niya, attorney, ay si Renbel Opondo. Oponda po. Oponda. 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 Okay. Okay. So si Renbel ay 30 years old. Tama opo po. Nakatira po kasama. Maumawan po. Okay. So siya po ay huling namataan, ma'am, saan po? Sa Kalapi po. Kalapi, Bohol. Kalapi, Bohol. Opo. Okay. Ma'am Evangeline, kayo po ay galing pa po saan? Galing pa po kayo? Laguna po. Laguna. Okay. Kailan niyo po huling namataan or nakausap itong inyo pong pamangkin na si Sir Renbel? Binalita lang po to sa mama niya sa akin. Sinint lang po. Humingi po ng tulong na lumapit daw po ako dito. Mm-mm. Kasi nga po, hindi na nila makita yung anak niya. Mm-mm. Tapos itong pastor na to na kasama nito, mm-mm, ayaw na, hindi na daw nila matawagan. Ang gusto lang po niya malaman po kung
yung kasagutan na tama ba po? Okay. No? Ma'am, may nabanggit kayong pastor. Bakit po may pastor na kasama ito pong si Sir Renbel? Ito po kasi yung nagpaalam sa mama nito na ito yung kumuha doon sa isla sa Mamawan. Okay. Na kukunin niya. 12 mm-hmm. years na sa kamay niya to eh. 12 years. So since 18 years old, parang ganun po. Opo. Pumunta po kasama, nakitira kasama yung pastor. Pastor. Okay. At ano po ang ginagawa niya kasama yung pastor? Pinaaral niya to eh. Pinaaral niya. Okay. Naging pastor din to. Itong pamangkin ko. Ah, okay. So naging pastor din si Sir Renbel. Opo. Ano po bang relihiyon nila? Kalimutan ko, ma'am eh. Ah, so magkaiba po kayo na relihiyon. Anyway, so 12 years na silang magkasama nitong pastor at kailan po huling nakita ng mga magulang ni Sir Renbel itong si Sir Renbel? Hindi kasi ito laging umuwi doon sa bahay kasi nakatira nga kay pastor. Hmm, pero kailan po sila huling nag-usap, ma'am, or nakita? Hindi ko po natanong yung mama niya pero naka-online naman po. Pwede naman siya nung kausapin. Okay. Pero sa kasalukuyan, ma'am, nung nakausap niyo po yung mga magulang, kasi mukhang mas may detalye yung parents ni Sir Renbel, ano? Sa kasalukuyan, ma'am, wala po silang any form of communication. Nakapatay na po ba ang cellphone? Hindi na rin po ba ma-message sa Facebook? Ano po? Hindi na po. Wala na po? Mm-hmm. Si Sir Renbel mismo? Sa isang buwan na po na hindi na tumawag sa kanila. Oo. Itong pastor na to, hindi po sinabi sa magulang ni Renbel na nawawala. Mm. Doon na nagsabi sa girlfriend niya ni Renbel, nagsabi na nawawala daw si Renbel. Ano po ba ang pangalan ng pastor? Para po baka naman Kurt information po. Siya. Apelyido lang yung alam ko po, Kurt. Yun lang po yung sinent Kurt ng... Kurt, importante? Yun yata. Tama po. Basta ba? Kurt lang yung apelyido lang po ito na sinabi Kurt ng... Kurt ang apelyido? Oo po. Ah, so... Okay, medyo mahirap yon kung alam lang natin ay last name. Okay, actually, attorney, meron tayong hawak dito. Pero hindi pa po yata na ipa-translate. Na-translate na po ng stuff to. Okay, meron binigay si ma'am na note. Ano po itong note na ito na nakalagay po itong message niya sa note ng kanyang phone. Pastor Kirk, palihog lang ko ug ingon ni mama. Ano po ito? Bisaya? Bisaya. Sige ma'am, baka pwede nyo kaming tulungan. Ano po ba ibig sabihin nun? Ibig sabihin po, pakisabi daw sa mama niya. Ug papa ug sa ako ang mga igsoon, especially si James Kyle, ug ni Aurora. Kapatid niya po yun. Okay. Magtarong mo ug skwela, dili ta mo mabalaka na ko kay muad to ko padung sa langit. Ano po ibig sabihin niyo, ma'am? Pupunta daw siya sa langit po. Parang sinasabi na nagpapakamatay siya dyan sa sulat. Okay. Dad-a, ako ang patay. Mm-mm. Lawas adto sa amuang isla... Isla. Ano po? Isla Mamawan. Isla po. Pastor. Ano po yan, ma'am? Ang sabi dyan, yung bangkay daw niya, pakidala daw doon sa isla yung patay niya, yung bangka niya daw po. Oh, okay. So, ibig sabihin, meron pong nakitang note sa cellphone. Hindi ho. Yung pastor ang nagbigay mismo niyan sa mama ni Renbel. Kanino po bang cellphone niyan, ma'am? Sa kay Renbel po. Okay, so naiwan yung... Pero yung note na lang yung binigay ni pastor, yung note na yan, yun binigay ni pastor sa mama ni Renbel. Papel po. Oh, yan na papel. Pinrint niya to. Ano ba hindi yan? Hindi ko po alam eh. Baka... Printed ba? Ano to, mami? Sent na lang. Sa cellphone, yung notes po. Ah. Pahilog lang, og kanta, sa patusan sa ako ang lubong, I will glory in my Redeemer. Palihog... lang ko ug ingon ni Jennifer nga love kaayo na ko siya. Ano ibig sabihin nun, ma'am? Para po maintindihan din ng pakisabi daw mga... sa girlfriend niya na mahal na mahal na daw, mahal na mahal daw siya ni Renbel. Yung palihog pahilog. Pakisabi. Lung ug kanta sa patusan sa ako ang lubong I will glory in my Redeemer. Pakikanta daw po yung paborito niyang kanta. Okay. Yung glory yan po. Okay. Oo. Magkita rami puhon sa langit ug kon matabangan nimo siya.
makatambong sa katupsan sa ako ang lubong, mao na ang ako ang hango, Pastor Kirk. Ano po yun, ma'am? Ano daw po, yung girlfriend daw niya, ni Renbel, sasabihan daw na pupunta sa huling lamay niya. Yun, dyan kami naguluhan okay. Kung nagpakamatay na, saan yung bangkay? Ang engagement ring na mo, na anak ko, gibutang sa sulod, kwarto, gisulod, ug putinga, sudlana na ay salupin. Oo, siguro parang ang pagkakaintindi ko dyan ay may engagement ring po. Opo. Na ibibigay sa girlfriend. Nasa gamit daw niya po sa loob ng... Salamat kaayo, Pastor Kirk, sa tanan ug sorry kaayo. Okay, so lahat ng ito, ma'am, linawin ko lang, Ma'am Evangeline, lahat po ng ito, yung, pati yung letter na yan, nalaman niyo lang po kay Pastor Kirk. Opo. Okay. Wala po bang nakitang labi? Kasi wala kung totoo man po na nagkaroon po ng suicide note at kung may tendency po talaga, nasaan na po ang mga labi wala niya? Wala nga po eh. Ano po ang sinabi ng Pastor Kirk nung kayo po ay nag-usap? Paiba-iba kasi. Kagaya po na ano pong sinabi niya, ma'am? Sige, ma'am. Siguro kausapin ko na pwede muna. Pwede po yung mama na lang po. Sige po. Apo, siguro kausapin ko na muna ang chief investigator po ng Bien Unido Bohol sa PNP habang kakausapin po ni ma'am yung nanay po mismo ni Sir Renbel. Magandang hapon po, Sir Lloyd Garcia. Yes po, ma'am. Magandang hapon din sa inyo. Apo. Ah, si Attorney Pao po ito ng Access Party List, sir, at live po tayo dito sa Wanted sa Radyo. Kasama po namin ngayong hapon si Ma'am Evangeline Hoylar. Siya po ang tiyahin ni Sir Renbel Oponda. At ito nga po, nabanggit po ni Ma'am, isang buwan mahigit na po since March 15. Ay nawawala po itong si Sir Renbel. And apparently may naiwan pong note, suicide note daw po, pero wala pong nakitang kahit anong labi or hindi po natin alam kung nasaan na po talaga ang katawan po ni Sir Renbel. Ano po ang masasabi niya dito, sir? Actually po, ma'am, wala kaming natanggap na balita o mismo nag-report sa amin dito sa opisina na nawala missing person si Renbel Oponda. So simula po nung March 15 hanggang ngayon, sir, wala pa po nagre-report na missing siya? Wala. As of this time and date, ma'am, wala po kaming recorded sa aming police blotter na nawala si Renbel Oponda. So kasama si Pastor na Pastor. So kahit wala po yung magulang ni Sir Renbel na si Ma'am Lotis, hindi pa po nagpupunta dyan sa inyo? Hindi pa po. Wala pa kaming hindi pa nakipag-coordinate sa amin yung mga pamilya. Okay. Sinupunda. Okay, sige. Ganito, sir, kilala niyo po ba itong Pastor Kirk? Meron po ba kayong, syempre dyan po sa inyong community, sir, meron pabilyar po ba kayo sa isang pastor na nagngangalang Pastor Kirk? Importante ba ang apelido? Apelido po yung Kirk na po. Apelido yung Kirk. Okay, Pastor Kirk daw po? Yung Pastor Kirk, hindi ko kabisado yung pastor kasi maraming pastor dito sa amin. Saan daw po, taga saan daw po si Pastor Kirk, ma'am? Taga Cebu daw po yun, pero lagi po daw sa Kalapi. Kalapi. Okay, kaya naman pala, nabanggit nga ni Sir Garcia, marami daw pong pastor sa kanila. Ganda na lang siguro, no? Wala pa pala kahit anong investigasyon dahil hindi pa rin nare-report at all. Yes, kasi March 15 lang, kahapon lang po ito na... Isang April na ngayon. March 15 po. And si Nanay Lotis at yung... Hindi po, Aileen po yung mama ni Renbel. So, sino si Lotis? Tiyahin po. Nako na. Aileen. Sino pangalan, ma'am? Aileen po. Opunda po. Ma'am, Opunda. Siguro maganda makausap po yung mismong nanay. Kasi wag po yung tiyahin. Ano kasi mukhang mas nakakaalam po yung nanay sa nangyayari. Ganito po, Sir Lloyd Garcia. Yes, attorney. Apo. Siguro pasasamahan po namin ito pong nanay ni Sir Renbel.
At para po ma-report na po dyan, total, nandito naman po, tumawag na po kami mismo na nawawala po itong si Sir Renbel Oponda since March 15. So, isang buwan na po, higit na nawawala itong tao. So, baka maaari din po, Sir, sa makagawa po kayo ng paunang investigasyon, ano? Yeah, yes po, ma'am. Attorney. Okay. Ano kami? Sige po, maraming salamat po, Sir Lloyd Garcia. Ito po, mga kausap Sir, po natin. Sir, saglit lang po, Sergeant Garcia. Nasa linya po, attorney si Pastor Kirk. Pastor Kirk? Ano? Ma'am, may I request something? Yes po. If you could just simply don't put this on air. Sir Kirk, tayo, Pastor Kirk, tayo po ay live dito sa Wanted sa radyo ngayon, sir. We're airing live. Ano na, Amerikano ba siya or? Bisaya po. Bisaya po. Okay. Live po tayo dito, Tagalog. Sir Pastor. Pastor Kirk. Yeah, because I had already been, you know, interviewed on air and I didn't like the result. You know, the bashing of the public, I don't like that. Okay, Pastor Kirk, kami naman po dito sa Wanted sa Radyo. Gusto lang po nating bigyang linaw, ano, kung ano po ang nangyari dito kay Renbel. Kasi... Ma'am, okay. Let me put it this way. Mm. First of all, speaking about the suicidal note. Mm-hmm. Okay, it was found in the note compartment of his phone. Mm-hmm. And in the first place, it wasn't me who found it. Sino po ang nakahanap, sir? Okay. That's why, if there is going to be a sort of invitation done like this, my co-pastor should be included in this kind of investigation or inquiry because I think he is the right person to do that. Because that note was found, Rainville left us without any notice early morning Friday. That was on the second week of March. Uh-huh. And he left us without leaving any word, you know, where he was intending to go. Uh-huh. He left everything to us. And it's only on the following day, that is Saturday, that because he left his phone, everything, mm-hmm. that my co-pastor decided to check on his phone. Mm-hmm. And then when he checked it, there he found a suicidal note. Okay? Oh. And I was already in a different town because during the time, I had a commitment to another island. So before heading to another island, while waiting for our, you know, bangka, my co-pastor who found the suicidal note forwarded it to me. Mm-hmm. And that it was that very day, that was Saturday, mm-hmm. that I also forwarded the suicidal note to the mother. And on that very day, the mother read or knew or had that information concerning the suicidal intent or the letter of the son. Mm-hmm. And that's the only thing I can say. Okay. Totoo po ba yun, ma'am, na in-inform agad-agad daw ni Pastor Kirk? Hindi ho. Ang sabi ng kapatid ko, doon mo sinabi sa girlfriend na nawawala yung pamangkin ko. No. Let me correct that one. Mm-hmm. Let me correct that one. It's very true that I called the would-be wife of your son. Tinawagan ko yung sana maging wife niya doon mm-hmm. sa Bacolod. That was Friday morning. Mm-hmm. Because he got lost early morning Friday. And so at around 10 a.m. kasi naging I started to get worried mm-hmm. Over the absence of Rainville. So mm-hmm. I decided to ring the would-be wife of your son in Bacolod in the name of Jennifer. Mm-hmm. I think also Jennifer had to be interviewed because there are a lot of misinformation mm-hmm. that has been circulating mm-hmm. because of wrong information and wrong conclusions concerning the absence of Rainville. You need also to interview Jennifer. So Friday morning, I rang Jennifer and mm-hmm. asked her, mm-hmm. you know, about
why Rainville was gone. Maybe she had some knowledge about it. Mm-hmm. And she said that she doesn't know about it. And it was true. By calling Jennifer, I had known that they had this misunderstanding Thursday night. Okay. And so I concluded, this is my conclusion. Apo. And so I concluded that because of their misunderstanding that night, that maybe Rainville was just simply outside, you know, trying to relieve himself emotionally. Mm-hmm. Maybe he was, you know, somewhere in the seashore or something like that. That mm-hmm. was really my conclusion. And in fact, mm-hmm. in fact, Jennifer had even to blame herself. That she said, I need to be blamed all these things because she had a misunderstanding with Rainville. She really cried. She really cried because of that. Pero, okay? Naiintindihan ko po yan, Pastor Kirk, malinaw naman po ang inyong pagkakasabi. Pero ang pinagtataka po namin, Pastor Kirk, March 15 po, nangyari na nawala po si Sir Renbel. Meron po ba sa inyo, even if not you, Pastor Kirk, baka may iba pa pong pastor na naghanap or nagtangkaman lang pong pumunta sa kapulisan at i-report na nawawala po or as a missing person? Okay. Itong si Sir Renbel. Hang on. Mm-hmm. I would like to make that very clear. Mm-hmm. That on the very day that the suicidal note was read or discovered, mm-hmm. straight away, my co-pastor who found the suicidal note, you know, reported it to the police. Mm-hmm. Okay? That very day. Mm-hmm. When we found that. Mm-hmm. Because at first, the first move we did Friday, mm-hmm. okay, the first thing I did was to go to his place of assignment because mm-hmm. his place of assignment is in Tubigon. Mm-hmm. And the barangay name was Bunakan. Mm-hmm. And our training time or sessions were done in Kalapi. Mm-hmm. So Kalapi and Tubigon are two separate barangays or towns. Apo. So at around 3 p.m. when my anxiety, take its toll or took its toll. Mm-hmm. So I went to her, to his place of assignment in Barangay Bunakan, Tubigon. Mm-hmm. So just to see, you know, whether or not he was there. Mm-hmm. So I went there. I had to, you know, use his motorbike because he left his motorbike. Mm-hmm. So I went there and I noticed that the doors were closed. And my conclusion was that he wasn't there. Okay? Okay. My conclusion was he wasn't there. So, excuse me, ma'am. Yes. I went back to Kalapi. Then, the following day, Friday, the following day, Saturday. So, I had to fulfill my commitment to the other island. Mm-hmm. I went there. So, it was Saturday that, again, please bear with me, that the suicidal note was found in his phone. Mm-hmm. Okay? Mm-hmm. And then, it was reported straight away to the police officers in Kalapi. Mm-hmm. Okay? And then what my co-pastors who were left in Kalapi did was to check. I advised them to double check if ever he was really inside in his residence in Bunakan. So that mm-hmm. was the second time that mm-hmm. the house was checked. But this time, they had to, you know, go inside the house. Yes, okay? Apo. Okay. Pastor Kirk, let me clarify lang po, no? Because we were talking to Police Lloyd Garcia, Chief Investigator po ng Bien Unido in Bohol, and he mentioned na wala pong nare-report sa kanila sa missing person, itong si Sir Renbel Oponda. So you're saying that your co-pastor reported him as a missing person in Kalapi. Tama po ba? Kalapi, not Bien Unido, because the place of incident is not Bien Unido. Mm-hmm. So, sa Kalapi, Bohol. Kalapi ba? It makes no sense that we will report it in Bien Unido, mm-hmm. when in fact, the place of incident is not in Bien Unido. It is in Kalapi.
Okay. So, it's in Calapi, Bohol, sir. So, para po, mabigyang linaw din. Because as of now, sir, ang knowledge po ng ating mga kaanak ni Sir Renbel is that it should have been reported in Bien Unido. At least ngayon po may clarification that it was reported sa Calapi. It was reported straight away in Calapi. You know, that's the Calapi problem. Uh-huh. If we just simply, you know, spread news that without any, you know, I would say proper knowledge. That's the problem of this. Okay. Sa inyo pong pag-report, sir, or ng co-pastor ninyo, meron po bang ibang kapulisan na pumunta po sa inyo at nag-update mula po sa Calapi PNP? Okay. In fact, it is like this, ma'am. Mm. Let me answer you this way. Okay. Okay. One of the family members of Mrs. Okunda, I think the daughter, you know, there was a story that they said that one had a dream, one of them had a dream that the corpse or the body of Pastor Rainville was buried at the back of the church of Calapi. Okay? And what they did was this. They brought with them a dog. Mm-hmm. And then they used the dog to sniff. Mm-hmm. If ever, just to confirm whether the dream is really authentic or not. And, you know, they brought with them some police officer to the Calapi church. Mm-hmm. And with the use of the dog, they started to have the dog sniff around. Mm-hmm. And they literally, through the sign of the sniffing of the dog, they started to dig as if that, to confirm whether Pastor Rainville was really buried at the back. May nakita po ba, Pastor Kirk, nung sila po ay naghukay? Oh my goodness. My goodness. In the first place, as I heard that information, as I hear the information from my pastor, co-pastor, this is the police officers really asked them if they would just be given permission just to satisfy, the suspicion of Rainville's, relations. Okay. And that is really tantamount to suspecting us that we were behind the death of Pastor Rainville. And why should they do that? Okay, Pastor Kirk, una-una po sa lahat, wala pa naman pong kompirmasyon na kahit na si Pastor Renbel po ay nasawi. Wala pa nga po tayong nakikitang katawan. What we only have is a suicide note na hindi din po natin sigurado if he was the one who wrote it or nag-print or kung ano man po yan. That's why we are asking the help of the PNP. At maski po kayo, Pastor Kirk, your cooperation is highly appreciated because we want to know what happened and kung nasaan po itong si Sir Renbel. If he's still alive at kung kailangan po niya. I'm sorry, ma'am. Excuse me. Mm-hmm. That's the problem. Mm-hmm. The problem is, if he really intended to take away his life by his own making, okay? So he shouldn't have made it something mysterious. If it was really his intent, though it is highly immoral, okay, in the front of God, and it is against the teaching of God, mm-hmm. that we should take away our lives by our own hands and own decision, why hide his death? Excuse me, ma'am. Because our common knowledge is that anyone who really intends to take away his life through suicidal means wouldn't really give any headache to people to let them know. Pastor Kirk, siguro, respeto na lang din po doon sa mga kaanak because they're here. Nandito po si Ma'am Evangeline. We cannot question kung ano po yung kung tuntuman po na may nangyari po kay Sir Renbel at binawian po niya ang kanyang sariling buhay. Respetuin po natin yung mga kaanak. Hindi pa naman po tayo sigurado, sir. So that's why we are clarifying things. But in any case, Pastor Kirk, huwag niyo pong ibaba yung telepono. No, we are very grateful na kayo po ay sumagot sa aming tawag. I-coordinate po namin, sir, para po makuha namin yung detalye din sa inyo, yung full detail, at ma-relay din po natin sa kapulisan dahil kakausapin din po namin yung police chief ng Calapi, Bohol.
Okay? Sige po. Maraming salamat po sa inyong oras, Pastor Kirk, and for giving light doon po sa nangyaring incident and clarifying things for us. Salamat po. Okay. Okay. Sige. Am I done? Yes, I am sir. Done. Am I done with you? Yes, sir. Please don't hang up the phone. Kakausapin po kayo ng isa sa aming mga staff to get more details from you. Okay. Uh-oh. And nasa linya natin si Police Major Sam Dacolio, yes, Chief of Police na po ng Kalape, Bohol, PNP. Oo, kasi yes po. Yes, sir. Sa katunayan, ma'am, wala akong may ibigay na gawa. Sa ngayon, i-refer ko kayo sa investigator ng case. As per my last conversation with the investigator, we are trying to locate sa reported missing person. Sorry to cut you off, Police Major Dacolio. Actually, we just want to verify, totoo po ba na meron po nangyaring reporting na missing person po itong si Sir Renvel? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So at least that's already verified, ma'am. Sa Kalapa, Bohol, yes, po sila nag-report na missing person. So as of yes, now, ma'am. Police Major Dacolio, wala pa pong kahit anong update sa nangyari. Tama po? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Actually, we closely coordinated with the relatives of the reported missing person. At the same time, we also coordinated sa mga pastors na kasama niya during that time. Yes. To see us. Allegedly, at the morning yung reported time na nawala siya, bigla lang naglaho yung tao. Oo, yun wala na nga. Wala na silang statement kung saan nila pwedeng wala namang report na yung lugar na online niya pinupuntahan. Wala na silang kuhan, mama. Wala na siyang idea kung saan. Oo. Siguro ganito na lang po, Police Major Dacolio. Papakiusapan po namin sana kayo na maimbestigahan po na maigi itong pagkawala po ni Sir. Ma'am, we are doing our best, ma'am, to yes. At least locate the reported person. Yes po, opo. At least fact, locate. We closely coordinated with the relatives. Marami naman yung tumatanong sa amin at saka tumatawag sa amin. And I directed my investigator on that case to focus on the conduct of the investigation to at least possible plan locate sa reported person. Okay. But unfortunately, until now, we have still no updates as to the whereabouts of the person. Okay. Major Dacolio, huwag niyo pong ibababa yung linya. Kakausapin po kayo ng staff namin. Ibibigay po para po makapag... Sino ma'am? Kakausapin pa po kayo ng staff namin, Major Dacolio. Nasa yes, linya natin, attorney si Jennifer, para lang ma-verify natin kung yung sinasabi ni Pastor Kirk na nag-away daw sila. Jennifer, magandang hapon. Apo. Hapon. Yes, Jennifer, oo. Kasi nakausap namin si Pastor Kirk regarding sa pagkawala ni Renvel. Totoo ba na kayo ni Renvel ay nag-away bago siya mawala noong March 15? Oo, nag-away po kami pero hindi naman parang malalim na away. Tapos hindi naman ako nag-sing pag-away ba ito, ma'am? Ano pong pinag-awayan ninyo? Yung hindi siya nag-update sa akin, yung ganun. Okay. So, kumbaga, hindi naman po ganun kabigat ang inyong pinagawayan. Pero bago kayo nawalan ng contact kay Sir Renvel, ano po ang huli ninyong pag-uusap, ma'am? Hello, ma'am Jennifer? Yung lang, nag-prayer kami at nag-devotion. Nag-sharing ng Bible, tapos nakikinig lang ako sa kanya. Mm-hmm. Pero wala ako sa mood nga nun kasi hindi maganda yung loob ko sa kanya kasi hindi niya tinupad yung pangako niya. Okay. Nung araw, ma'am, na nawala po siya nung March 15, kasi ang binanggit po sa amin ni Pastor Kirk, in-inform daw po niya kayo at tinawagan. Oh. Totoo po ba yun, ma'am? Oo, kasi naghihintay ako noon ng tawag ni Renvel kasi kapag mag-away kami niyan, tumatawag niyan sa akin kapag umaga. Mm-hmm. So yun lang na time na nag-away kami na hindi na siya tumawag, okay. Kaya nabigla ako. Okay, so since March 15, ma'am, meron po ba kayong any form of contact like sa Facebook, Messenger, or kung saan pa pong other social media platforms or sa cellphone po ni Sir Renvel? Messenger lang. Ano lang kami nagko-contact at
Yun lang. At kailan po yan, ma'am? Wala naman siyang phone noon eh. Kailan, ma'am? Nag-chat ako sa kanya noon, nung 15. Nag-chat ako early na, ay, nag-chat sa akin na early morning, last message na yun sa akin. Mm. Pero nakatulog kasi ako. Ano pong sabi niya, ma'am, sa last message po? Good morning, na good morning siya sa akin. Mm. At nasabi pa nga niya noon, nung bago kami natulog, sabi niya, see you tomorrow. So akala ko, pagka tomorrow. Okay, so nagsabi pa ng see you tomorrow, so wala talagang signs na hindi na siya, naaalis siya. Okay, sige, ganito na lang po, Ma'am Jennifer, ha, huwag niyo pong ibaba yung telepono para makausap po namin kayo in detail sa mga huli niyo pong pag-uusap ni Sir Renbel. At kakausapin lang po natin ulit si Ma'am Evangeline, siguro po manawagan na lamang po kayo kung may nakakita o baka nanonood po si Sir Renbel ngayon. Dito po kayo tumingin, Ma'am, para manawagan po kayo sa kanya. Dong, kung nakakita man ka, umuwi ka, please uliin taon. Maloy kasi mong mama, Dong, si Gilak. Di nakatarong utog. Di na makakaon. Pauli taon, umuwi ka, asa makakaroon. Kung namay nakakita sa kong pag-umangkon, palihog na lang kung tawag sa ina na may number nga nakabutang sa iyang papel diyan kami sinsiya. Okay. Sige, ganto na lang po ano sa mga nakakalam po sa kinalalagyan ni Sir Renbel Oponda o kung meron po kayong impormasyon tungkol sa kanya, maaari po magbigay alam dito sa Wanted sa radyo o ko mo-ordinate po kay Police Major Sam Dacolio, ang Chief of Police po ng Kalape, Bohol PNP. At Ma'am Evangeline, maraming salamat po sa pagpunta niyo po ngayong hapon. Dasal po namin na matagpuan na po si Sir Renbel. Salamat po. Kausapin po namin kayo sa kabilang studio, Ma'am. At maraming salamat po mga kapatid sa lahat po ng mga sumubaybay ng Wanted sa radyo. Shari naman, bukas po muli. At Attorney Pao Cruz po mula sa inyong kakampi, AXIS Partylist, isang magandang hapon po. I don't. Robust dietary supplement for men, sabi ni... We'll be right back.
kapatid, and welcome po sa Bardagulan Serye. And samahan niyo po kami mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Ako po muli si Shari Roman. Good afternoon. At ako naman si Maricel Tufo Tungol. At syempre ang program po ito ay tin sa atin ng Robust Dietary Supplement for Men, Diumatras at Diumayaw sa bawat laban. Ang Robust po ay 70 pesos SRP per tablet lamang. At syempre meron tayong Robust Extreme para sa mabahabang romantic date kasama si Mrs. At ang Robust Extreme po ay 140 pesos per capsule lamang. At syempre parehas pong available at mabibili sa all leading drugstores nationwide, atid sa atin ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. At syempre, nandito na ang Fortune Pay. Ang Fortune Pay po ay available po sa Google Play Store at Apple App Store. Hassle-free trip, smooth payment as a working person na palaging busy, laking tulong ng Fortune Pay app. Napaka-convenient lalo na kapag mag-out of town ako like sa South dahil one click away lang ang pag-load up ko sa AutoSweep RFID ko. So, saan ka pa? Fortune Pay na. Ayan. At may special guest tayo today. Yes. Alam niyo po mga kapatid. Ganito yung mga guests na gustong gusto ko. Oo. Diba? Marami kasi tayong natututunan sa mga nagigest din. At natutulungan. Opo. So, ito mga kapatid. Napaka-special po ng kasama natin ngayon sa studio. Nasa tabi po namin. Okay, ang founder and co-founder po ng Rural Rising Philippines, si Mr. Ace Estrada, and yes, ang kanyang misis po na si Ma'am Andy Estrada. Yeah. Isang magandang hapon po, Sir Ace and Ma'am Andy. Magandang hapon. Thank you for inviting us to your program, Mar, yes, and Shari. Ayun. Yes po. Maganda tong talakayan natin. Yes. Maganda tong ating segment, mga kapatid. Mm-hmm. Lalo na po para sa ating mga minamahal na farmers. Diba? Dito po sa ating bansa. Mm-hmm. So, si Sir Ace po is founder ng Rural Rising Philippines. Paano po nag-start ang Rural Rising Philippines, Sir Ace and Miss Andy? Yes. Actually, we're both co-founders. It's something mm-hmm. that we created accidentally during the pandemic, Mayo 2020. Yes. Taga Baguio City kami, maraming gulay doon. Mm-hmm. Nung panahon ng pandemya, yung mga farmers hindi po makapunta sa Baguio para po magbenta ng gulay. Yes. And then yung mga buyers from Metro Manila, hindi po sila makaakyat dahil po closed ang Baguio for the pandemic. Mm-hmm. Parang magkaroon kami ng EECQ. So mm-hmm. we saw gulay being thrown away. And then we saw that the farmers are not able to sell their gulay. We posted it in social media. Mm-hmm. And then nag-viral po yung post. And sabi po ng netizen, sa amin, dalhin niyo yung gulay sa Metro Manila. At tulungan natin yung farmers. Ang mahal ng gulay dito. Ay nako, Sir Ace. Yes. Kaya nga po halos lahat fast food. Lalo kasi, sa ano, right, lalo mm-hmm. sa supermarkets. Mm-hmm. Diba? O yung presyo. Galit na galit sila. Mm-hmm. Yes. So yung panahon na yun, what we did is nag-rent kami ng truck ng Benguet government. Mm-hmm. It's a red plate, so nakakalusot siya sa checkpoints. Okay. Ibaba namin 3 tons ng gulay within 30 minutes na benta po sa EDSA ang gulay. And grabe, we started doing it over and over. And before we knew it, naka 20 tons kami that month. And mm-hmm. then nung tinanong po kami ng isang program, national program, looking for something happy to report during a time of sadness and hunger and fear, tinanong kami, anong pangalan ng NGO ninyo? Mm-hmm. And we're not an NGO. Eh si Andy sa likod ko, biglang nagsalita, sabi mo, Rural Rising pangalan natin. Mm-hmm. So accidental name, ah, accidental okay. advocacy. So hindi siya talagang, ay ito yung papangalan natin pag may nagtanong. Nagtanong lang po, and the first idea he had, Andy, the first idea he had was, accidental vegetable dealer. Kumbadi naman ang corny. Bigyan naman natin ng class ng content. That's Rural Rising. Kasi po, nung panahon na yon, parang mm-hmm. pakiramdam namin, the safest area or the safest place lang is not in the city, yes, but in the rural area. Yes, right. Oh, yeah, kasi karamihan umuwi ng probinsya nung pandemic. Yes, even yeah. us. So we were mm-hmm. in Isabela at that time because yes. we have fresh air, hindi crowded, yes. and you get the freshest vegetables around. Mm-hmm. So, pero ang bright ni Ma'am doon, ang bilis niyo. Ang bilis mag-isip ni Ma'am. Hindi, may isip na ruralizing. Bahala ka na doon. Yeah. Actually, when you're talking about Isabela, the very first farmers na lumapit po sa amin na lumabas yung programa, yeah. are the pineapple farmers of Echague, Isabela. Mm, wow. It's a cooperativa. And mm-hmm. they sent us actually a board resolution asking for help from Rural Rising. And we said,
sino ba kami, mag-asawa, yeah, pamilya? Why would they ask wala help? Po kami ka-experience sa yes, gulay. Yes po. Nung nagpunta nga po kami ng Bagsakan para umangkat and daling sa Metro Manila, halos hindi po namin rin kakilala yung mga ibang gulay. So everything was learning, but it in a very fast pace kasi yes, talagang andun na yung need mm-hmm, for the people to eat. Mm-hmm. So parang ano yan, Sir Ace and Miss Andy, parang nakita nyo lang po yung sitwasyon po nun sa Baguio. Well, sa Baguio yes, po kasi base lang po sa napapanood po namin news, nababasa namin yes, articles na mm-hmm, halos nabubulok na daw po yung mga yes, gulay sa sobrang overproduction. Mm-hmm. That's right. Tapos pagdating po dito, napakamahal na. So mm-hmm, paano nyo po yung pinakaunang tulong po or yung first step na ginawa nyo po yes, para matulungan po yung mga farmers po mm-hmm, sa Baguio? Well, iba-ibang sitwasyon ng isang rescue buy kasi naging oh, sikat ang rural rising sa term na rescue buy. Buying the produce from the farmers at the right price and finding a buyer for them. So, bawat sitwasyon iba-iba, nagiging parang project-based kami. First, titingnan namin kung kaya namin abutin yung lugar na yon. Mm-hmm. And second, tatanungin namin ang members namin, they're now at 45,000 members, kaya nyo bang kunin? Kaya ba natin kunin? Kasi the biggest crime is isisave mo yung gulay from one place, may overproduction, dadalhin mo sa Metro Manila, pero dahil wala kang buyers for them, mabubulok sa kamay mo. So, every rescue is a separate project na ginagawa namin ng paraan for the farmers. Mm-hmm. And usually, iisang klase. So, sometimes it's hard to imagine na yung isang family or isang individual makakabili ng 10 kilo. Mm-hmm. Kasi po, ayun po yung parang, hindi naman requirement, pero para mas marami tayong ma-move na produce from yes, the rural areas, mm-hmm, dapat po talaga bulk buying. So, yes, we feel na, although sabihin natin murang-mura, pero marami. So, this prompts people to share. Yes. To share and also encourage people, uy, bili tayo ng 10 kilo sa rural, tapos hati-hati tayo. Opo, opo. Ang maganda po okay, doon is that kahit po malaki ang binibili, halos kapresyo lang po siya ng ilang kilo ng gulay. For example, po cauliflower from the town of Santa Catalina in Ilocos Sur. Doon po, at some point, bumagpag sa kampresyo ng 7 pesos to grabe, 11 pesos per kilo. Mm-hmm. And pagdating po dito sa Metro Manila, ang presyo po dito ng cauliflower nasa 300. So we ask our members to buy mga 5 kilos mm-hmm, at ang babayaran po nila ay 250. Sobra pa rin panalo. Mm-hmm. 5 kilos. Nung panahon na yun, yung 11 pesos na presyo nila doon, yeah, magagawa namin 30, 35. Mm-hmm. So talagang makakabawi sila. Yes. Yun po yung tinatawag naming rescue buy. Yes. So we're paying mga 3 times, 2 times the cost na binabayad ng middleman sa kanila so our farmers are able to plant again. Oh, okay. Tapos ano na yun, Miss Andy and Sir Ace, kumbaga isa-isa na po silang nagre-reach out po sa rural rising. Mm-hmm. Or kayo po din ay nagre-reach out din po sa ilan natin. It's more the first one. Every day po siguro yeah, may 5 to 10 yes, farmers ang nagpapadala sa amin ng message. Or yes. Opo, opo. And sorry to say. Ito nakakatawa ito. Opo, yes ma'am, yes ma'am. That's yeah, kasi they... yung mga farmers po na tinutulungan namin, and I, wag ko kayong magagalit, opo, pero opo, ang tawag sa amin ay tulfo ng agri. Wow! Nakakatuwa naman so yun, your brand has Ace, been synonymous to helping people and saving them. Pagdating po sa agri, yung farmers na nangailangan, they say, iparuri mo na yan. Mm-hmm, and the simbra, mm-hmm, they say, ipatulfo mo na yan. Yeah, yun ang term po nila. Opo. Yes. Mm-hmm. I hope hindi kayo magalit. Ay, hindi they call po. Us. No, it's actually... tawag dito, mas nakaka-flatter kasi yes, they see you as parang an extension of yes, our yes, brand, which yeah, is very good kasi ang hindi rin namin, even if we want to help a lot of people, yes, we also need help from other people who want to help other people. Mm-hmm. So, kayo po yun, sir. Kayo po yun. And then ngayon, magkasama na tayo, yes, nagka-coffee. Yes. Opo. And kahit naman na hindi na pandemic ngayon, we still want to continue in helping the farmers still kasi malaki ang kita din sa gulay, ha. Kasi ang daming nagtanim, in fairness, ang dami din mm-hmm, nagtanim nung pandemic kahit hindi sila yes, mahilig maggulay-gulay. Yes. Madaming nagtanim. Mm-hmm. And maraming kumita ng mga, siya, mga housewife,
na syempre hindi naman makapag-apply ng work during pandemic. So, they planted and then they sell to their community. Mm-hmm. And that's how they make money during pandemic. Mm-hmm. Oh, no pandemic. Kaya dito sa Wanted Saradyo. Sa Wanted Saradyo, di ba si Senator Raffy po, ang gagawin po niya, ano ba yung kabuhayan na kaya mo pang gawin. So ang sasabihin po niya is kaya ko pa pong magbenta ng gulay. So kami po ay maghahanap ng supply. Ngayon meron na tayo magbibigay pala ng supply ng mga gulay na pwedeng fresh na pwedeng maitulong sa mga complainant natin. Yes. Okay. And Miss Andy and Sir Ace, bilang rescuers po ng prutas or ng gulay, ano po yung mga crops or kalimitan po na may surplus at kailangan niyo pong i-rescue? Yeah, that's your question. Well, lately, sabi nga nila, tapos na yung pandemic, makakapunta na yung mga buyers sa grocery, so baka hindi na kailangan. We thought, frankly, nung pagkatapos ng 1, 2 years, 3 years, kung makakabalik na tayo sa ating former life, call it. Kasi hindi naman po kami magugulay ever since. But nakita po namin, mas naging involved po kami sa mga farming communities and nakita namin na meron pala talagang malalim na problema. So, lahat po ng produce, nagkakaroon ng ano yun yung tinatawag na market demand play. Parang, I would say na yung mga high value, even high value, like cauliflower and broccoli, tinatamaan din po ng overproduction ng tinatawag. Mm-hmm. But it's really not an overproduction per se. Parang po nagkakaroon lang ng imbalance dun sa trading. Yes, kumbaga ma'am. Parang na-timingan nilang maraming demand. Ay, na-timingan nila marami nagdala. Opo. Therefore, babagsak ang presyo. Yeah. Sana nga po, magkaroon ng programa si Senator Tulfo na maipasa ang isang batas na magpoprotekta sa presyo ng gulay. You mean a floor price? A floor price. Para hindi mo pantay lahat. Alamin natin ang presyo. Para po siguradong hindi malulugi ang farmer. Kahit hindi siya masyadong kumita, wag lang siyang malugi. Actually, may ni-raise na pong ganyan na issue si Senator Raffy. Nagtataka nga po siya na napakamura ng mga fast food. Yes, yung mga pagkain ng mga ang tataas sa sodium content. Exactly, pero napakamahal po pagdating dito ng mga gulay. So, tapos sabi niya nga po noon sa isang segment po ng show is nagkakandabulok lang yung mga gulay. So, parang gusto rin pong matulungan din ni Senator, of course, yung ating mga magsasaka po. Paano natin matapos or paano natin mairesolba po yung mga ganitong issue po na kawawa din po yung ating mga magsasaka. Kanina nagalit ako bago ako pumunta sa interview na to kasi nag-post kami dati ng picture ng mga cabbages na tinatapon. Opo. 6 tons. Opo. And then, yung mga ibang mga netizens or mga members who are seeing yung tinatapon ng perfectly good na gulay, they were calling the farmers' names. Like, yung B word, yung T word, at saka they're saying bad things because they don't understand. Yung farmers how have no... Opo, they have no alternative ang farmers but to throw because they don't have any other market. Mm. So the problem po really is logistics and marketing ng farmers. Yeah, kaya yun yung role play din namin dito sa show is we want to market. Yes. Tulad yun, sir, yung mga ginagawa nyo. You're helping the farmers, but we're here to let the netizens know na may ganyang programa and can they buy from the group? Oh, yes. So, they can join the group, Mark. So, para po medyo may awareness din sila na they can, kung may mga restaurant owners po tayo dito na nanonood. Kasi diba? Nagbubukasan na ng restaurants and there's a lot of upcoming restaurants na nagbubukas. So, it's a good ano din kasi, syempre, for you to sell a dish, I'm pretty sure you will be needing gulay. That's so right. It's best supplier. If makuha mo yung gulay kahit malayo, but, di ba? At a good price. Mm-hmm. Yes. Well, hindi po malayo, Mark, because we have offices already in Metro Manila, Mandaluyong, Quezon City, Alabang, and they can pick up their rescue vegetables from those three hubs. Mm-hmm. Ayan. Masagot ko lang po yung tanong. Yeah. Actually, ngayon yung sabi niyo yung kung anong crops, madalas pong nagkakaroon ng talagang problema yung cabbage, wombok, yung napa-cabbages na ginagawang kimchi. Okay. Siguro, lahat po halos ang hindi lang siguro nagkakaroon ng kami na activity na rescue, yung patatas.
Patatas is probably, kasi napaka-staple ng patatas sa ating mga dishes, di po ba? Ako, sinabi mo yan, baka magtanim lahat ng patatas ang farmers natin. Diba po, sa presyo. Pero po lahat talaga, of course, recently yung pong red onions, yung local na onions natin dahil tinamaan po ng harapas. Grabe yun! Parang pumapalo po ng magkano yun, Kuya Ronnie? 100 plus? Yung onions? Halos 100 to 200 plus yun dito sa Manila. Tapos, naalala mo, pasalubo ko sa'yo from Ilocos noon is onion po na nabili ko lang nasa 100 pesos lang ang kilo noon sa Ilocos po. Kasi pagdating po doon dito, dumating po yung point na yung nabalita po na magkano po yun, nasa 200, 300. Lahat po ng dishes dito noong time na yun. Bawang walang lang. Walang gumagamit ng onion. Dahil pag may malasahan sila or wala. Pag may onion, mayaman ka. Oh, yes. Hold on, bitili mo 100 sa Ilocos? Kailan po yun? Parang ano yun pandemic days po yun. Pandemic days. Opo, na... But remember last year, 800, 1,000 per kilo. Yun nga po, yung yun na yata walang yun. Walang onion rings sa mga nagtisigil. Opo, opo, yun po. Sobrang mahal po. Hindi nila mababawi yun even. Actually, first time ko po ma-experience na nagpadala ako ng onions. And ang mahal po noon, siguro para mga 5,000 per bag. Yes, yes. Yung, so 5,000 per bag is 30 kilos po ang per bag. Mm-hmm. So 5, parang ganun ang bili ko. Tapos nakuhana, nabuwasan ng 5 kilos, parang binuksan. Naging siya parang gold. Mm-hmm. Opo. At some point. Oh. Diba? Tapos pati sile, at some point. Yes. Sile din. Parang gold, naging golden siya. Mm-hmm. So people will really eat mga fast food na lang kaysa bumili ng mahal na gulay. Kaya parang mas naiengganyo po yung mga tao, lalo na dito sa Metro Manila, na bumili na lang ng fast food. Mm-hmm. But you see guys, when we're talking about gulay and raw rising, we're talking about not just the buying the gulay, but we're actually selling yung oportunidad para po tumulong. Yes. The opportunity to help. Yes. So, yung members po namin, at saka mga bumibili, they buy kahit anong gulay yon because nakita nila yung kailangan tulungan na farmers. So it's like being parang helping at the same time. Yes. Getting something out of it. Getting something. Walang donors fatigue sa gulay, Mar. Oo. Yeah. So magandang program yon. Yes. So sa mga restaurant owners and even household, kung gusto nyong kumuha ng gulay, and I'm pretty sure, like kami sa household namin, madami kasi kami. So we buy a lot para hindi na kami uwi, tapos lalabas kasi bibili. So we stock gulay. Gulay. So at least ngayon, kasi ngayon ko lang po nalaman, to be honest, yung Rural Rising, na may ganyang program. Uh-oh. Kasi akala ko dati, nung pandemic lang siya, uso. Oo, kasi naging uso siya nung kasi everyone was trying to help each and everyone also, parang hand in hand. Yeah. So parang hindi, wala namang, kumbaga nag-stabilize kasi lahat parang umiikot during pandemic. Tapos nung nag-open na lahat, parang okay, back to normal na lahat. Yes. So parang yung ibang programs na na-establish, yung iba nalimutan na. Yes. So magandang... Baka pwede tayong mag-tie up with them. We will take all the help you can give to the farmers. We really want to help the farmers kasi they're really a big part of... Well, dito sa Metro Manila, they're a big part of the household. Not just the household, but everyone kasi... Yes. Well, wala namang masyadong farm dito. It's more on sa province. Yes. So, at saka na-experience ko nang kumuha ng petchay. Mahirap pong mag, ng curry. Oh, sa Baguio din yun Benguet. Ang hirap kumuha. As in mag-ani. I cannot. It is difficult to be a farmer. And that's just cabbage, po. Mm-hmm. Grabe yung mga iba. Yung, like sa sibuyas kasi maliliit. So, isa-isa. Ay, oo na. As in, ang hirap hila Yes. About cabbages, are you animal lovers? So, ang natutulungan natin, di lang po restaurants and households, kung yung mga Aspen rescue centers. Mm. So, yesterday, we're making an effort for a rescue center na nakahingi lang sila na ilang leaves ng mga pinagbalatan na cabbage sa market. Sinasabay nila sa isaw na 3 kilo to feed about 50 dogs
And ngayon, we're making an effort to get cabbage from our farmers to donate to this Aspen Rescue Centers. Actually, sir, naghahanap talaga kami ng, di ba, na-mention ko kay Miss Marion, ng isang, yung mga, isang, let's say, yung org po na nagtumutulong po sa mga animals po. Let's say, yung mga aspin. Mm-hmm. At kasi nagsabi po ako kay ma'am, ang sabi ni ma'am is willing naman siyang tumulong. Mm-hmm. Pero nahihirapan kaming maghanap ngayon. Baka pwede niyong ma-refer din sa amin. Rescue shelter. Oh, no, no, no. Oh my God, we have like 50? And yeah, dito po sa Pilipinas, talagang malapit sa puso natin ang mga dogs mga and cats. Aso, yes. And pag nag-ask po kami ni help, minsan just send 10 pesos, bili tayo ng cabbage. So parang dalawang natutulungan natin. Farming community and the Aspin. Wow! I think itong Aspin Rescue Center na to, we can send them. Yesterday, they had a few leaves of cabbage na pinagbalatan. I think we're ready to send them. Opo, I think we can send them 300 kilos today. Iiyak talaga sila for their dogs. Tapos yung pinapaan sa dogs. Siguro, sabi ko, Ma'am Sel, is kukunin natin yung number kasi willing kang tumulong. Yes, nagpaalam na ako sa kanya before nun, sir. Is, sabi ko lang, Ma'am Sel, wala pa ako nahanap ngayon pero ngayon may nahanap na kami na pwede matulungan ni Ma'am Sel. Ayun. Mm-hmm. So, no vegetable left behind. You save it from the province, you bring it to Metro Manila. Yung hindi kiniklaim lang members, you feed the people, right? Mm-hmm. You also feed the animals. So, sobra pong helpful ang gulay. Yes. Yan po. Mm-hmm. Okay. And Miss Andy, answer is, hindi po kayo nagkaroon ng, kumbaga, wala po kayong ano yung mga na-encounter yung problems pala while doing rescue? Well, minsan may mga heartbreak din po kamukha ng mga places na hindi na namin maabot kasi sobrang layo. Like, Santa Ana, Cagayan. To get a truck, since wala naman po kami resources, as we're not a corporation or for profit, therefore talagang tulong-tulungan lang. Minsan napakalayo po ng lugar, hindi namin mapuntahan. And it really breaks our heart to disappoint a farmer na the travel time. Yung ganito pa yung, sir, kahit libre na lang po, wag lang pong masira dito. Kasi po, nabulok na po sa ano. And kahit i-donate nyo na po dyan, yung farmer mismo na walang-wala, willing na willing magbigay. However, yung trucking cost is nasa 30 to 35,000 to get it from... And yung layo ng... Ang layo. Pagdating po dito nung gulay, lusaw na sa init. Yeah. Kaya minsan yung mga ganun, but... We can only send money to them and say, pasensya na, ito po ang kaya namin. Oo, minsan mapadala kami konting... Then kayo na po mag-donate dyan sa lugar nyo. Uh-huh. But the whole point, nagtatanim sila para hindi mag-donate kundi magbenta. And this is their biggest problem. Wala pong buyers, lalo na sa malayo. Mm. So we're trying to save one farmer at a time. Pero kung minsan, ang dami naming heartbreaks. Dahil it's just me, and our children. Our children, my wife, and our members. Back by the group. Back by the group. Hanggang ngayon po at faithfully tumutulong and siyempre po some come and go or minsan papahinga muna kasi minsan nakakapagod din siguro tumulong or the stories make you sad and gusto mong lumayo muna gusto mong may okay sobrang sad naman yung story ng farmer na to yung dumadating sa ganung point true they come and go. And we're grateful for every form of support that comes. Mm-hmm. Sometimes papadala sila ng pang-fuel ng truck or para sa farmer na sugatan, papadala ng 50 pesos, 100 pesos. It adds up. I guess we tapped into a kindness industry, Mar, yes. Sherry, wherein people are happy to help if they know where it's going. So we're very happy po to be doing this for our farmers with our members. But majority wala naman tayong masyado naging problem. Yun lang po yung syempre po may mga overhead costs ang Rudy and then we're not from here so talaga po yung travel time and but overall po ma'am, even the members frankly may mga members na syempre kahit gusto mong tumulong sometimes you want to get good produce pa rin naman. Yes, I mean, this is something we cannot take away. Pero overall po, parang 80% good, 20% bad. Yeah. Pero kasi hindi naman talaga hindi nyo rin talaga control yung quality ng pag when it comes to Manila na. Yes. But the purpose is, the important thing is yung purpose kasi is there. Yes. Yung helping experience nila should always be good. Yes. So magandang gulay dapat, mura,
And they know it's really going to the farmers. Mm-hmm. So, ayan. And meron daw po ba kayong specific na tulong? Maliban po dun, yes. Like yung kunyari po kayo po yung nagbibigay daw po ng mga materials or yes. kagamitan po sa ating mga farmers. Yes. We're currently working with a group of farmers right now in Cabayan Barrio in Cabayan Benguet. Mm-hmm. And this is a city called Sadangsangan. Okay. Mm-hmm. And yung mga farmers doon, dinadala ang kanilang produkto up the mountain on their backs, nakabasket. And recently, they built a tram line na dapat motorized pero wala silang ability to buy the motor. So they're just pulling the steel cables with okay. their bare hands. Yun yung nakita ko po na video. So yan, hinihila lang nila yung produce across the mountain para maitawid nila. Opo. But also, yung mga members din po, nagpapadala ng mga school supplies, bigas, mm-hmm. or food, or even mga old clothes and old yes. toys. Kasi sa farming communities po, yung mga bata, sobrang, wala yes. silang, wala silang mga gadgets. Mm-hmm. So, laruan, mga, kahit na lumang. How about po yung mga health ng farmers? How is it? Nako. With the vitamins every or... birthday, diba? Nako. yun po yung walang kakulangan. Alam niyo naman po, talagang may kakulangan. Alam niyo naman po sa mga poor areas, health talaga po yung least sa priorities nila. Because of, mas importante kung ano yung kakainin nila. Yes. Oh, minsan, nakugulat din ako na, syempre, iisipin nila yung pag-aaral ng mga bata. Yes. A lot of them really, parang not feeling very optimistic sa kanilang buhay. So, gusto nila yung mga anak nila mag-aral. More than themselves. More, yes, yes. That's right. And then, so, yun po, health. So, minsan, pag every birthday ko po, nag-aasa ko sa mga members, tulungan, punta tayo sa area to mag-medical mission tayo. Mm-hmm. But not just medical mission na, yung ganun-ganun mm-hmm. opo, lang. Opo, opo. We also do health education kasi minsan, pabaya sila sa kanilang mga sarili. Kasi focus nila yung magtrabaho kahit na, hirap na hirap na. So, ganun-ganun. So we're able to bring mga gamot sa kanila and then mm-hmm. dental health to them. And we do it every year mm-hmm. hanggat kaya. Yeah. So hopefully, malapit ng birthday mo. But it's not just me. So everybody in the group nag-ask po ka na, let's go to this area and let's bring doctors and gamot. And I'm so amazed how... Actually, through Rural Rising, we discovered marami palang talagang mababait at willing yes. tumulong. Basta alam nila paano. Sometimes yes. like, okay, how do and we how? Know? Yes. Yeah, yung saan and nakikita nila kung saan napupunta yung tulong yes. that they give. Oh. There's a really good feeling. And you guys do this every day, helping people. So, I guess you understand the feeling. Yes. Yeah. Mm-hmm. Tsaka nakakatuwa kasi parang nagkaroon tayo. Kumbaga namulat tayo sa... Alam natin, mahirap ang... buhay ng isang farmer. Pero yes. ngayon po kasi nalaman namin yung problema ng mga farmers natin. Yeah. Talaga, lalo na sa province po. It's usually yung health talaga nagsasuffer with them. Kasi their main focus would be selling yes. the goods, taking yes. care of the family, taking yeah. care of the kids, yes. making yes. Uh-huh. So parang sila yung nagsasuffer at the same time sila yung sarili nilang last priority nila. That's right. Which is dapat, it's the other way around. It should be priority muna kasi yung health nila. Kasi if they're not well, they cannot work. Mm-hmm. So parang I don't think the mindset yeah. na ganun applies to them yes. kasi kulang nga. It's mm-hmm. not enough talaga. That's right. Yeah, so siguro what I can do for the meantime, kasi medyo araling ko pa to help lang for the meantime, maybe I'll donate vitamin C. Oh, yes. Yes. Yeah. Thank you. Maybe I can send it that to your office. That would be very helpful, yes. Around 2,000 boxes. Oh, that would be amazing. Yeah. Thank you, Mars. Farmers, so yeah. Yes. Para at least, yun, per box, at least that's 1 month of... Yes. immune. What about yung robust? Ay, meron po. Pwede rin, walang diba? Problema. Pero kasi baka wala pong wala na magtanim. Mag-ani ng magulay. Baka talagang makulangan tayo ng production. Lahat ibang, nasa bahay. Ibang production yung mangyari. Ibang production po ang lumabas. Yun, ang ganda yun for robust. Yeah? Yes. Baka daw ibang production. Baka mag-overproduction. Baka mag-overpopulate na po ang Pilipinas. Baka we need more farmers.
Baka tama yun, di ba? Our farmers kumakonte. Ayan, robust ang sagot. Kaso baka hindi na po kayo magkasya sa Benguet lahat. Kailangan may lumipat na ng Maynila. At medyo malamig-lamig pa ang klima sa Benguet. Pero magpapadalan din po ako ng robust. Yeah. Ayan, syempre. Yeah. At diba? Sa atin ng ATC yan. Sorry, ayan. Sabi mo, Bardagulan. Di siya sasabay yes! Yes, magpapadala po tayo ng robust at robust extreme. Feeling ko yung mga magsasaka, nanlaki bigla ang mata. Na-excite. Na-excite sila. Sir Ace and Miss Andy. Ako, magiging sikat ito pagdating doon. Ayan. And, Sir Andy, Miss Andy, meron din po ba kayong kumbaga coordination with the LGUs po? Paano po yung pagko-coordinate niyo po sa LGUs? Well, normally kapag po we are very friendly and the LGUs that we go to are welcoming us, pero most of the time it's a private effort po talaga. There are some LGUs who are asking us, magtayo kayo dito ng mga bagsakan para yung mga farmers namin. But syempre po kailangan lagi ng ano noon consistency. Mm-hmm. Kumbaga. So, yes, okay naman. Parang, most of them are helpful. Yes, they are. And we ask them for assistance sa truck or sa mm-hmm. manpower or mm-hmm. sa place where we can consolidate vegetables. Very willing sila. But yun nga po, it lies in our hands talaga po yung tuloy-tuloy. Mm-hmm. Yung LGU, if you need them, they come. Mm-hmm. Pag hindi mo nasabihan, talagang hindi masyadong available. Lalo na when we announce a box all you can, ang LGU talagang helpful. Mm-hmm. So I think we did our box all you can sa... Sir, para lang po mga familiarize yung mga tao. Ano po yung box all you okay. can? A box all you can po ay isang gamified helping game. So pagtulong po sa kapwa, it's a shopping game na gamified. Nilalagay namin... Ay, naku, dapat ako maging endorser nyo dyan sa box all you can. Nilalagay namin... Mamilis yung mamay sa ganyan! Nilalagay namin yung gulay, 30 tons of gulay sa gitna. After that, pag sinabi namin, 3, 2, 1, tatakbo ka with your empty box, pupunuin mo, 10 minutes. After that, no weight limit yun, ha? No weight limit. Mm-hmm. 10 minutes? 10 minutes. And then pagdating ng 10 minutes, time's up, finish or not finish, lalabas ka, lahat ng gulay laman ng box mo, sa'yo na. Wow. We did one in the Senate, twice already, sa basketball court. And syempre, sa mga Alabang Town Center and other malls ng Ayala, they're providing us venues. So nice. Saan niyo po? Sa Marriott Hotel, we're doing Box All You Can now. They're supporting our cause for the whole month. Actually, parang nakita nga daw po kayo ng staff namin sa Marriott. Sa TV5 po. Yes. Meron daw po ba kayo doon? Sa may signal? We did one to the private Box All You Can. Pwede ba po ba magdala ng sariling box? Balik ba yung box kasi ilalagay? Pwede nadalin po. Actually, binabalik sa amin yung box, nilalagay nila sa mga eco box. Oo, hindi. Kung mas maliit, sige. Hindi, magdadala akong sarili kong box tsaka ng cart na rin. Yes, bongga. Ayan. Pero paano po, paano naman po ito na, kumbaga ano po yung mga feedback after po? After that, it's, na-stress daw sila. Sabi namin, akala ko madali lang to. Sabi niya, nakakastress. Hakot-hakot ka lang. Last 30 seconds. Sila, sabi na, enjoy. Normally, it's about, kasi it's their choice eh. Minsan, pupunuin niya puro broccoli lang eh. Kasi, alam ko mahal yan sa labas So, lalagay ko broccoli, yung mga fruits, ganyan. Cauliflower. Very positive. Wala pa yata po kami narinig na naging unhappy about it. Yes. So, it's gamified. Ang maganda rito, yung mga farmers, pag nalam nila may box all you can, they send their vegetables any way they can. Mag-rent ng sasakyan, ipapadala sa bus. Or iiwanan sa gate namin. We call them farmer-initiated deliveries. Meron na nakasako doon sa labas. And then namin in-order yan, sabihin namin, andaya naman eh. But in the end, we take them, we put them in box all you can. Mm-hmm. Nauubos. And yung presyo po, ang kinikita ng box all you can, hati-hati sila. So, mm-hmm. So magkahihilahan. Kunyari po may mas murang gulay pero may mas mahal. But in the box all you can game kasi hindi namin control kung ano yung gusto ng mga tao. Yes. So we tell them, sige hati-hati kayo. Ito yung kinita ng box all you can for this event. Syempre panalo yung mas mura. Yes. But it's okay. It's really about helping each other. And we do it with companies too. Hindi lang mga malls. Private companies invite us and we bring... Magkano budget nyo, sustainability budget nyo for this year? Mm-hmm. If they say ito, then this is the amount of gulay we'll bring. Mga employees nila, yun ang pipila. Ang saya. Parang party ng gulay.
Ay! Oh, ay, nagkaka-idea. Yes po. Pwedeng-pwede yan dito sa RTIA. Kasi maganda rin po yan. Napapalitan ng gulay na healthy living. Yes, that's right. Diba? Napopromote ang ating healthy living, lalo na dito sa Manila. May mga salad burrito na nga. So, yes, malaking yes. Tubo. Pero mahal. Mahal nga lang. Yes. Pero, diba? Gawa tayong salad bowl na, na ano na, ano to, mura version. Diba they made pang anong pandemic yung mga pinakbet set, chop suey set, na naka-plastic na para hindi na mag-iisip. Tama. Diba? Eh, ikaw na bahala magsahog-sahog niyan. Ano pero ng maglagay sa kasirola? Yes. Oh, pero yung mga ganong set po, mahal na rin po eh. Yes. Kaya yung ilan po talaga mas pinipili, manok na lang, isda na lang, o yung iba, noodles na lang. Ano. Kaya kasi mas mahal pa po yung vegetable dito, lalo na sa palengke nga po, parang magkano po yun, yung 200 pesos mo, gulay lang yun. Dito po. And we're talking about people who can afford gulay sa mga poor areas natin sa Metro Manila. Tama yung sabi mo, ang kinakain lang nila ay mga noodles. Or so, minsan yung ano, yung pangalat, yung parang fish cracker. Oh, mga fish cracker inuulam. Mm-hmm. So we send vegetables na unclaimed. Yung mga, may policy kasi ang RURI na pag 48 hours hindi mo na-claim gulay mo, we will donate it automatically in your name. So we send it to communities like Tatalon, like Tondo, like Payatas. They have fresh vegetables from the members. So pwede rin mag-help kahit hindi, like, ano, papadala lang wherever you wanted to. Yes. Because what will you do with 10 kilos of cauliflower sa in your refrigerator? Kaya kung Rural Rising member ka, kitang-kita mo, bag binuksan mo yung refrigerator, puro gulay. Cauliflower. Social ka. Hindi, kasi may mga OFWs din tayo na gustong tumulong here. Yes, na right. They don't have someone to do it for them. So, it's good that they can just message, no? Sir, yes, join the group. Yeah, and join the group if you want to help. By and sabihin, padala na lang dito. Kasi yun ang usually problem. They want to help, but How? Tama. So, paano yung logistics? How do I contact someone na magdadala pa dun sa gusto kong charity or area? So, it's good that may ganun palang service sa RURI. Yes. That's nice. And it's not just every the kulay, week po, diba? Every week we give to different hospitals, mga dietary, especially mga government hospitals na mga bata, children's hospital. Nagdadala din ako milal na yung mga kalamansi kasi kailangan nila ng vitamin C. Kamatis. Yeah. So if you join the group, nandun po yung bawat istorya ng farmer nagtatanim ng bawat gulay. So we reveal the names and faces of the farmers and the places para other buyers can go there to buy. We're very transparent. Yes. Pwede nating pakita yung ilan pang clips or tulong na ginagawa din ng Rural Rising and yung kanilang Facebook page, yung ilan nating videos para makita ng mga netizens natin. Ayan. Yan po, saan po ito, sir? Sabi niya si Pangasinan, our corn farmers. Pagbisita corn namin, farmers. Ayan, sumasayaw sila. Sa mga tarim po ako nakita ng napakadaming mais po. Exactly. This is Villasis. May I think that was yan. Ano po before Christmas. Uh-oh. So nung dumating kami, mga regalong padala rin po ng brewery members. Pinila namin dyan. Ito po sila po yung mga corn farmers natin. Corn farmers po natin. Sigawan din. Wala pong pinipiling gender, mapalalaki, mapababae. Yeah. Kasi ang proseso po ng mais din po no? Yes. Maproseso din po ang mais It is. Kasi nung, ayan, ito naman po ay sa... This is Isabella. Maganda yung mga pinya. Ito yung group na tumawag. They're called Kicho Caviteño Isabelino Cooperative. Okay. This is in San Lorenzo Ruiz in Camarines. Camarines Sur. North. Grabe, hindi ko alam. Sur or North. So we'll kami ng mga... Diyan namin natikman yung super tamis na pinya. Formosa pineapples. Ayan. So we'll stop and give farmers. So yung po sa sakin namin, may mga ganyang regalo. Pamigay pa rin po ng members yan. Kung sa kami matigil. Ito yung nagbubuhat ka ng kamatis. Nandun po ako sa Tinok. Ifugao. Napakaganda ng kamatis nito dyan. Grabe, no? Para kang nasa Italy, no? Opo. Dinadump na po yung mga kamatis. May TV5 pa. Yun po yung atay na they joined us. Sa TV5 po. Opo. Ito naman paying the farmers directly. In cash, hindi inuutang, plus full price, inaabot.
yung payment sa kanila. Mm-hmm. Oh, ito, heartbreaking. Uy, to. Strawberry. Best friend ko yan. Kinakain na lang po ng baboy. Yes po. Ang social naman ng mga baboy. Oh, grabe, naka-strawberry. Yes ma'am, ang gaganda ng baboy niya. Naku, lalo ngayon, tinamaan siya ng hailstorm ang madaymen. Yes. And sirang-sira ang mga strawberries. Eh, alam niyo naman, yun lang talaga yung... We are known for that. Yes. And, tapos hindi po maibenta kasi may damages dahil ginawa ng hailstorm. Ang tawag namin sa article na yan is pork berry. Kasi ang tamis siguro ng meat. Ah, ito yung... these are the farmers. Oh, this is the hinihila. Imagine niyo po, no? Naku, sobrang palpit yung kamay. Paano po yan? Ito po yung hinihila yung... So yung sayote po nandun sa pinaka... dulo ng bundok. Tapos dinatawid nila. Normally po dapat merong motor para motor. Hindi hilahin na ganun. Anong motor po? Parang? Any motor po. Yes. Na para mahilahin. Oo. We've already acquired a motorcycle. Meron to, na po nagbigay ng motor. Ito chop-chop yung motorcycle so that we can use the engine para hilahin. Ito po. Ang gaganda ho. Oh, that's a box all you can. Ginawa ito sa Dusit. Manila Garden. Sa UP Town Center naman po ito. Nako, ito po mga ito, yung pinakahuli namin yung segment. Ganyan dapat. Ganyan ako pag nasa mall eh. Ganun okay. Na ganun. Yan yung mga janitors. Yung po yung last game po kasi namin, yung mga janitors, guardia, and cleaners ng mall, we give it to them. Libre. Siyempre hindi na po namin ililimit para talagang happy sila. Kasi tinutulungan po nila kami magbitbit, maglinis. Mm. And that's our way to think. And they couldn't buy the boxes. So tsaka hindi na. Po kaya. Hindi po nila kayang bayaran. So, libre na lang. Yung, ang ganda po, gamit nyo rin po yung truck po ng army. Mm. May coordination po talaga. Franklin po kasi minsan, ano ba? Yung army helps us when we ask for help, lalo yung places na inaccessible for us. Po. We request and usually they send us and they help us. Mm-hmm. So pero minsan din may mga okay places. May mga places kasi na natatakot kami. Because parang you know threat, sabi nila may hindi naman death threat pero parang they're not happy na we're there. Okay. Kasi in a way we're disrupting kasi yung pricing sistema ng sistema ng middlemen. So we request and we're happy to accept any form of help. Ayan, no. Ito, mga kalabasa, nagpadala sila ng ito army po particularly. Ang sarap kalabasa. Itong kalabasa po favorite po yun. Ayan, ganda. Oh, diba? Ang dami. 30 tons po yun. Very special po yung kalabasa niya. Yung kalabasa niya nakarating wala po na sa... Leyte. Yeah, sa Sogod, Southern Leyte. Naalala niyo po yung tinamaan ng bagyo. Maganda. Ayun, so, ang dami yun. Tapos itinawid ng Navy at dinistribute ng Marines yung Okay. So, yung Army yung kumuha, Navy ang nagdala, and then Marines ang nag-distribute. Ang gaganda, Saan po ito, ma'am? This is Likab. Nueva Ecija. Nakikiusap siya. And the words will make you cry. Pwede ba nating i-play? But, ayun, it's really, yung mga request ng farmer, ganun natatanggap namin. And we find a way to help. And we find it ironic na sila po yung nagpapakain sa atin, pero sila yung walang makain. Yes. Parang merong mali doon. Ay, tama yung sinabi ni ma'am. Sila yung nagpapakain, pero sila yung walang makain. The producers. Opo. Yes. Meron ba yung audio yun, Kuya Ronnie? Para marinig din natin. Mukhang... May benta po itong aming kalabasa. Dahil po ang mga buyer po rito, kung ano na lang po yung gusto nilang may presyo, sir. Sana po matulungan niyo po kami, sir. Ang hinihiling po namin, sir, matulungan niyo po kaming may benta po itong aming kalabasa. Kahit maibenta na lang daw kasi kahit, yung iba po is nag kahit magkano na lang sige bibigay ko na to para lang may maipangkain ako. Maliban pa po doon, meron din po kayong tinutulungan. I think nakita ko lang po yun sa recent na post ninyo yung mga sa itlog po poultry. Tama po ba yun? Sa Cavite po. PB eggs, probiotic eggs. Honestly po, hindi po tulong yon. We just wanted to promote yung ganong klaseng eggs because mas
mas healthy po. Healthy. But, cabbages lang kinakain ng mga manok. Pero yung mga yun, sila rin po yung nakakatanggap ng mga cuttings ng cabbages and carrots natin. Kaya we know na they're clean. Ay, ayos yun. Walang kalansa-lansang itlog ito. Once you PB egg or probiotic egg, you'll never go back. Oo. So walang lansa at masarap. And cabbages. We know na kumakain sila talaga ng gulay kasi doon namin pinapadala yung mga gulay na iba. Yeah. Nakita ko yun eh. Opo, papa, kaninang umaga po. Yes. Opo, na in-scan ko po kasi yung Rural Rising. Yes. Nakita ko po yung iba't ibang vegetables po na pinapromote mo. Ninyo po. And then, nakita ko rin po itong sa egg. At saka yung sa Ruri egg. Naku, kailangan patikman ko sa inyo. Opo. Wow. Turmeric eggs. So, imbis na kinulayan ng pula, which is a dye na possibly dangerous sa health, opo, we use turmeric from our Aita and the Magat brothers. Opo. And then, yun ang ginagamit nila pang boil para kulayan. So, brown yung egg, pero lasang turmeric yung loob. Ang sarap. Walang lansa. Wow. And mantikado, umami. Ayan. Ay, plugging na yun, sa Rudy Egg. Yes. Bakit hindi, sir? Kasi kung yun naman din po ay makakatulong sa atin, di ba, sir? Lalo-lalo na sa mga naghahanap ng ano, sir. Yes. Ito po mga duck raisers na to, sa Pampanga po sila. And ang maganda, yung eggs nila. Pagala. Alam niyo po ba yung pagala? Yung free range, kumbaga. So, yung po mga eggs, hindi po parang pinaglihisa sama ng loob. So. Hindi sila nakakulong. And yung so problema sa mga harabas, yung worms, yes, yung mga provinces where doon pinapalaki yung mga ducks na to, walang problema sa worms. Kinakain kasi ng duck yung mga nila. Eggs and worms. The natural ecosystem is preserved in those provinces. Sa Nueva Ecija, hindi masyadong ginagawa yun. So probably this explains it. Climate change and yung pagdami ng mga harabas, insects. Mm-hmm. Meron dito, sir, 499 pesos for 5 kilos po of guyabano. Yes. Ang sarap. Mahal ng guyabano dito. Guyabano. Oo, dito po ay sa Nueva Vizcaya po, yeah, sa Aritao. Yes. Opo. Meron tayong isang staff, Kuya, sin yun? Si Iverson. Partner po ng ating isang staff dito sa RTIA. I think nagsasaka po yung kanyang partner and then sa Nueva Vizcaya po. And then pinapadala po sa mga staff ng RTIA yung mga nakukuha ng mga sibuyas, yes, na ila pong mga prutas. Yes. Meron din po dito, Sir Ace, ito pong El Nino watermelons. Ano po ito? Okay. So, etong farmers na to, meron silang 2 hektarya ng lupa. Opo. Now, ang dahil sa init ng El Nino, ang yield ng 2 hektarya was good for 1 hectare. Opo. Which means it's 50% off sa income nila. Opo. So, we call them by a catch name, El Nino watermelons. Maliit po sila, pero matamis naman. Mm-hmm. So, may 42 in stock nga sila, sir. Teka lang. And then, people buy. May likas ako mag-add to cart. Add to cart. Thank you, Ms. Mark. Ano ba to per kilo? No? So, may 42 per kilos. Lots. Per lot po. Per lot. So, 5 kilo. So, 200 kilos. Yung pakwa naman po kasi isang piraso para isang kilo na. Matamis sila, maliit, and people forgive them for the size, and they know they're helping the El Nino farmers. Oo, nakalagay dito, ayan. Yeah. Watermelon Rescue Buy. There you go. And then you can see kung sino yung matutulungan yung farmers, which area. Exactly. Ayan. Sa Manawag po, Pangasinan. Oh, are you from Pangasinan? Ah, hindi po. Feeling lang po. Feeling lang po. Mga terem. Nag-field work din po kasi kami. Opo. Parang may isang beses po na tinulungan po si Sir Raffy na isang magsasaka po doon. Kaya nakita ko po yung, pinakita po niya kay Sir Raffy kung paano po yung sister bilang isang magsasaka po. Masaya naman mag-shopping dito. Miss Mar, join ka doon sa group. Sa group. So you're in the page, you know? Nag-join na po. Oh, yung group. Approved with pleasure. We feel po na kung mas marami po sana tayo sa hanay natin na bibili, magiging sigurado ang merkado ng ating mga farmers. Mm-hmm. And pwede nating sabihin na, sige, ito yung presyo na, kasi po kunyari ang cabbage, para po makatanim ang farmer, dapat po mabenta niya ang cabbage by 25 pesos per kilo. Yun po yung kanyang break-even cost. However, ang cabbage po ngayon, minsan 10 lang. So, sobra. I think na-feature po yan kay Miss Cara David. Kung
saan pumupunta lahat yung gastos. And in the end, ang farmer nagkakaroon lang ng 8 piso or even 3 piso per kilo. Opo. So dapat po talaga magkaroon ng pwersa yung mga bibili na, oh, ito yung gusto namin pressure for ay, the farmer. Ay, naku, kaya ko yan. Anong pwersa ba gusto ninyo? Please. Yun nga. Actually, doon ako pupunta. Nag-scroll ka pa, Ms. Mara. Nag-scroll siya. Sige, add to cart ka. Kaya ko yan. Meron po dito, ano, no? Tinatapo na lang. Tinatapo na lang po. Yung sinasabi ni Sir kanina na may bad comments about sabi ng ganun minsan ang tatangan nyo tinanim nyo tapos tinatapo nyo so ito yun ito po yung edit ito naman po we're saying na ito pinapakain sa pigs yung sa ano ayan pero yung ayan animal tank shelter dyan, mukbang mukbang yarn silo yung mga sister kaya ang title ng article na yan is Asona All. Yung mga sister namin, nakakain na naman. Yes. Ayan. Hindi dapat tinatapon. There's food. It is food and there's also pupuntahan din po. Gusto to ng mga Indos ko. Sana sila nung problema sa logistics. Kunyari, trucking. Yeah. Sana yung mga gulay na napupunta na sa mga may iba-iba. May same day po ba kayo? Yes, yes. Serious talaga si Madam. Hindi, bibigyan pa kasi sila, doktor. Mahilig kasi sila sa fruits and gulay. Yes, yes, yes. Ano po yan? Nag-hoard po yan ng ano, gulay at prutas. Naku, okay. Sana. Opo. Please, doon na lang po kayo mamili lagi. Yes. Dut, ay, mga kapatid ha, dito tayo mamili. Sa Rural Rising Philippines, bagsak presyo po siya and at the same time, may mga natutulungan din po tayo, mga farmers. Tsaka pwede kayo mag-order through phone. Through phone, yes. And may walk-in. Pwede mag-walk-in. Oh. Pakilo-kilo, isang presyo lang. May ano, may... Ano po itong bintong, sir? Oh my goodness. You've discovered the gem or the darling of Ruri. Yes. Ano po itong bintong? Ang bintong po ay tinanim po ng mga Japanese World War II soldiers to augment their military income in Aglipay, Quirino. Tinanim nila yon from their Japanese kamote from Japan. Opo. And then iniwan po nila after the war, lumago doon, but hindi po masyadong kilalang kamote to. Ang tamis, may ugat sa side, sobrang dilaw. Wow. It's called bintong. If you love kamote, gusto niyo ba makita yon? Oo. Sobrang tamis na kamote. Paakyat natin kung nandito na po. Ano po, yung bintong meron po kami pinagalang gulay. And, wow. And if you buy this Japanese kamote, it's 600 per kilo anywhere else. Dito sa Ruri, you're able to buy it for 100. Diba? Guys, please lang. Support nyo na ang Rural Rising Philippines. Bintong is the darling of Ruri. May Gcash ko. Pwede po ba natin i-ask? Yes. Ay, ano daw? Kuya, dadalhin daw dito. Oo. Yeah. Para mapakita natin na dito sa ano. Matutuwa ka dyan yung bintong post the other day. Yun lang listahan ng farmer ko ilang kilo. Isang papel, may numbers. Na sold out within 3 hours. Ganoon nila ka-love. Pati ang papaya. Ang bintang yan. Ay, mag-pick up na lang pala ako. Yes. Ang fun, di ba? Ang daming mabibili. Saan mo ba yung malapit sa inyo? Itong congressional po. Carry naman dito. Yes, very cool. Andyan. Oo. Or, oo. Sa congressional. Tapos itong mga strawberry. Ano po ito? Nakikita yung... mo ba? May hidden kwan. May hidden face. Ilayo mo yung phone mo. Like, do you see the face? Bayang. Or close one of your eyes. Do you see it? Hindi po. Patingin? Si Mama. You see it? What do you see in the picture? Ang laki po. Laki ng strawberry. Teka lang. Hindi, alam ko yan. May ganito sa Facebook. It's a way to engage. You can close one of your eyes, your left eye, and you can see it. Ay, oo. Yeah. Pag naka-side nakikita mo, akinawakan ko. Yes. Hindi, pag naka-side ka, mas clear eh. Yeah. Tignan mo yung phone. Ayaw nga! Pag naka-side, nakatago, kita. The crisis hidden in the vegetables. Pag pinis mo kasi sa front, hindi mo makikita. When you view it from the side, you would see clearly. Ayan, isa-send ka na sa ano natin. Diba? Para pagmalayuan! Yes, yes. Oo. Parang mag-engage ka din ng mga fun articles. Ang galing, yun yung nauso sa FB. Okay. Tapos, sir, meron ano po ito? Yung, ito yung... Ay, sa Marriott yan. Pickled cauliflower. Yeah. Ang Marriott kasi, yung buffet nila, libre ang box all you can. So, ayan, they included it every Thursday. Every Thursday po, ng Earth Month. Earth Month po ang April.
and then that's their program. Uh-oh. So when you eat at their buffet, they'll give you a free box and they pay the farmers the full price. Yeah. Natutuwa ako sa segment na to. Ay, na lang yung order ko. Ang dami mo nakikita. Nako, pagdating ng bintang, you grab some. Pag iluto mo siya, konting water lang. Yung gulay paakyat. And ito po, Sir Ace. And Miss Andy. Onion. Onion. Ngayon po, paano po ba nila kayo ma-reach out sa mga gusto pong mag-shopping galore ng kanilang mga vegetables and fruit? Kayo, eh. We have a group, syempre, yung Rural Rising PH. It's on Facebook and Instagram. And then a page, Rural Rising Philippines. Mm-hmm. So they can simply join there. Add to be a member, ask to be a member, and we'll accept. Apo. Ayan, nandun ang stories, just click. Lahat po ng stories or lahat ng produce na pinupush namin para matangkili, may mga links po how to order. Madali lang naman po yung proseso. Parang normal na Shopee, Lazada lang na may itsura niya. Yung nga lang po, at this point, we're us, parang single produce campaign lang po kami. Kasi parang, ang purpose po is about the farmer. Ang sinasabi po namin, we're not, of course, mas maganda kung mag-enjoy sila sa produce. Yeah. Opo. Pero ang goal po natin is to make sure yung farmer na yun, mababayaran niya yung utang niya. So it's one farmer at a time. Oh. May konting agawan dyan, ha? Opo. Kaminsan, ang pwede nang natin maipunlagay sa page is 100 kilos lang and we need 10 members only. So mag-aagawan, eh. Ang daming members. Mm-hmm. Kaminsan naman, marami, we have to really show yung problem so that people will be more engaged. Kuya, gusto nang matatanda to. Nag-shopping na talaga siya. Seryosa na si Madam sa pag-shopping. Omar, nagsusulat ka ba? Oh, binibili mo? Oh, thank you. Onions. Okay. Bintong? Bintong. Oh, make sure you get the bintong. Bintong. Oh, pero I think may palagay ako sa box. Nagpalagay ka. Passion fruit, Lisbon lemons, all the mga prutas and gulay na medyo unique. Kumquats, zapotes, we're able to get that. Guys, siguro Sir Ace, bigyan mo kami. Bigyan natin sila ng, ipi-feature po namin dyan, ipopost po namin kung paano po makapag-join sa group at kung paano po makapag-shopping sa Rural Rising, paano po makapag-donate sa Rural Rising, andyan po sa inyong mga screen. Okay, thank kung paano so po ma-reach out sila, Sir Ace, sa mga nais po, yung mga OFWs po natin na nais pong magbigay at magpaabot ng tulong sa ating mga minamahal na magsasaka dito sa Pilipinas. Ayan po, nandyan po sa inyong mga screen kung paano po kayo makakatulong, makakapagbigay ng tulong. Okay, all over the Philippines na po yan, mga kapatid. Okay, and again, Sir Ace and Miss Andy, thank you very much sa pagsama po sa amin dito. At mas naging lumawak po ang aming pag-intindi sa sitwasyon po ngayon ng mga magsasaka natin. We've never had more fun in an interview than now. Sobrang galing niyo. Chismis po kasi talaga. Walang guide question. Oh, we're just happy. Opo. And sana po, mabuhay po kayo and more power sa inyong grupo. Mabuhay inyong kayo hanggat gusto niyo. Hanggat gusto niyo. Thank you for having us. Yung po yung kailangan, tama po yung sinabi niyo na one way for this program is to spread awareness po sa situation. Yes. And sana po mas maraming maging support. Ang dream po namin talaga is makapag encourage ng farmers to go organic kasi po yun lang yung panahon, yun lang yung paraan para hindi po sila mabaon sa utang. To lose their dependence on chemical farm inputs. And sana po by 2030, kung malakas pa po kami or buhay pa kami, makapag... Siyempre buhay pa kami. Makapag-encourage kami ng 100,000 farmers na sustainable and debt-free. Wala pong utang by 2030. Yun po yung aming... Before we become truly old and all that, dapat by 2030 may 100,000 farmers na sustainable. Alam niyo, sir, huwag po kayo mag-alala dahil marami po tayong listeners and viewers ngayon na I'm sure na ba-back up na sa Rural Rising Philippines. Sana join sila sa group. Mag-join kayo mga kapatid. And share po yung situation. Lalo na yung mga OFWs, walang ganyan sa ibang bansa. Dito lang tayo meron yan. Or do tayo sweet corn. Galing naman. Sweet corn. Ang sarap.
Sweet corn. We have sweet corn coming in April. April 10. April 57 kayo in stock. Yes so po. April 10 po yung harvest niyan. Sir Ace, mapupuno niya na po yung ano, yung bond paper sa dami ng iyo order po niya. So mag-ready na lang po ang ruralizing. Thank you so much. This means so much to us and our farmers. Opo. What you're doing. Mm-hmm. Sa expertise ko po talaga yung mag-add to cart. Kaya hindi po natin maliban sa spread awareness. Ayun. And sir and ma'am, baka yes, pwedeng Charry. Invite niyo po sila. Opo. Ikaw na. Ikaw na muna. Kasi your wife must always have the last word. Yes. Para masaya ang tama inyong... Tama po. Yes, ah, correct. Alright, thank you so much, aming host. And thank you po for having us to talk about what we're doing for the farmers. Sa mga gusto pong sumali sa Rural Rising, please join the effort to make our farmers get back on their feet in order to feed the nation with pride. Ang pinaka-konkreto pong tulong na kailangan po ng ating mga farmers is maibenta po yung kanilang mga ani sa siguradong merkado at tamang presyo. Wala po silang ibang hinihingi. Willing po silang magtrabaho, magpagod, magsakripisyo. Araw-araw, kahit nga po 365 days in a year, magtatrabaho po ang mga ating mga magsasaka. Yun lang po, kailangan lang po sana sigurong tangkilikin yung lokal na produkto at siguraduhin natin yung presyo po nila ay protektado. Yun lang po yung, wala po silang ibang gusto eh. Gusto yes. rin po nilang, they love what they're doing. They love farming. They love producing food for us. So, yung support na kailangan po nila is really to buy pati from yung them. Style mo. Yun po. Sana po. Tama yung pag... Kasi yung sa guyaba, ano, dalawa na lang yung nakalagay na stock. Ayoko kasi may butang. Kasi actually, before the program, marami to. So marami nakarinig sa inyo sa guyaba. Ay, naku sir, sa akin ibigay yun na. Influencer. Basahin natin. 25 red onions, 30 na bintong kamote, 2 guyabano, 20 na, ano to? Semi-nay watermelon. Oo. Yes. Tapos, 20 na kolipaya, 20 na Wombok Rescue, 20 na sweet corn. Marami kasi ang pagbibigay. Yung po bang 20 na yun? 20 lots or 20 kilos? 20 lots. Oh my God. Oh my God. I love you. Di ba yun oh yun? Pag nag-add to cart ka, hindi siya per kilo, yes. per lot. Oh my God. Oh my God, that's almost a ton of vegetables na iwan. Naiyak ka na tuloy. Miss Andy. Naiyak ka na. Ayan, so yung mga gusto din pong mag-shopping. Para ano, clear din. Kasi baka isipin nila pag 57 kilos. Para i-clear natin. Pag yung kunyari nakalagay dito, 57 in stock. So, when you put add to cart, one lot yun. Tama ba, ma'am? So, minsan 4 kilos po yung one lot. Oo, nakalagay naman dito, kunyari, 221 for 4 kilos. That's one lot. Ay, ma'am, madam, huwag kang iyak dito. Baka sabihin na away ka na. Pero yun, nandito naman yung info. So, para hindi nyo masasabing na scam kayo kasi pag sinabi nyo, baka isang kilo lang pag one yung nakalagay. Pwede naman kami ipatulfo eh kung hindi sinabi kaya. Ay, hindi. One stop shop na. Para, ayan, nakalagay naman dito, ayan, that's amazing. 221 for 4 kilos, yun yung pag 1 lot. Yes. Oh. Tapos pag yung kolipaya, wait lang, expertise ko talaga. Sige lang, we won't interrupt you. Binabasa ko talaga yan. Scroll ka lang. Tapos pag ano, red onion. Oh, there you go. Parang ito, 399 for 4 kilos. Open na lang. So pag 1. Open natin. Ano to? Farmer's basket to. Farmer's basket. Yung po yung ito yung mga odd. Hello. Odd na vegetables na dinadala. Yeah. Wala po kami order yung mga farmer mismo nagdadala. Uh-oh. Kung ano yung gusto nila ipabenta. Usually po kasi yung mga farmer. Unboxing. This tayo. Is Farmer's Basket, no? Farmer's Basket. It's $4.99 every week. Oo, nakita ko subscription. Ito dito eh. You don't know what you're gonna get. That's $4.99. Mystery Everything. Box. Yes. Mystery box siya. You wanna show? Guys, ito po yung laman niya. Wow. Meron siya. Mas mo, baby. Ano po ito? Yeah. Beans. French beans. Okay. Tapos, kamatis. Yes. Meron po siyang kamatis. Ano pa? Talong. Yes. Pasensya na po, mahina po ako sa gulay. Carrots. Kaya natin. Oh, sir, organic ha? Ay, gusto mo yung carrots. Organic carrots to. At saka may... Matutuwa si Bugs Bunny. Papaya. Just the kolipaya. Okay. Kolipaya. Asan po yung kolipaya? And look at this. Ano pang green siya. Meron pang pakpak.
Opo. Kasi pag okay, ang cabbage po, ako, ang cabbage po, pag ganito pa ang kulay, yeah, fresh po yan at hindi, yeah, po. Kasi po, naging, pag naputi, naging puti na yan, ibig sabihin po nabalatan na ng ilang beses. Yeah. Kaya this is what you should buy, green cabbages po. Yes. Ibig sabihin, yung qualifier dyan. May papaya. Ay, wala pang cauliflower. Order si mami. Pero cauliflower is cauliflower and papaya. Ito po, which nakalagay din sa info, guys. Uh-huh. Guayabano. These are native. These are native guayabanos po. So matamis po sila. Saka may apids, apids may pa. May mga apids pa nga eh. Uh-huh. Yung mga patatas. Walang so all of this is $4.99 every week. You can subscribe to it. Pwede ha. Yeah. Wala no. Uh-oh. Nasa farmer's basket po kasi uh-oh siya. Nakakatuwa naman. So, you don't know what you're gonna get. Napansin niyo po yung mga gulay natin, hindi po siya yung hugas. Uy, pwede pang gift to. Hindi natin siya hinuhugasan. Oo, para po tumagal and pag nahugasan po kasi sa Maynila, yung kamukha nitong carrot natin. Yung lupa ng Benguet, nadala dito sa studio. At least, diba? Nakapag-Benguet na tayo! Yeah. Parang truly connect to the mm-mm farm and to the farmers. Dila mo matitig mo mong bangga. At saka dito ako natuwa kasi sobrang green. May pangalan bawat farmer niyan. We can tell you the names. Yes. When you remember, alam mo na kung saan galing yan. Parang lolo mo sila. Ngayon lang ako nakakita ng malaking carrots na ganito kalaki. Ako rin. Organic. Feeling ko talaga itong tuwa si Bugs Bunny. Oo. Ngayon lang ako nakakita nito. I hope you're happy with your box. Yes. Yes. And every week, iba-iba laman yan. Hindi nakalagay kasi dalawa. Farmer's basket. I'm very pleased. Maganda ang laman. Gusto kasi nung matatanda ito itong ano. Iba-iba po ang laman every week. Mm. Kasi yung mga farmer, iba-iba rin din. At ang ganda na rin po ng packaging ha. Actually, bagay siya pang gift. Lalo na kapag... Yes. Yung mga Thundercats yung yes, ano, pagre-regalo. Kunyari, yung mga Kuya Ronnie, ganun na yung ano. Hindi, kaya din really yan, mga guya-guya banner lang yung gusto niyo. Thundercats mean... Ah, okay lang. Para, I don't know. So again, mga kapatid, pwede kayong mag-join. Ay, kapit-bahay lang po namin kayo. Reliance Street? Yes. Doon sa kanto lang, ng EDSA. Ah. Yes. So, okay. Yeah, so Ayala Land gave us a free space doon. To help the farmers. Ayun. So mga kapatid, bisitahin niyo po ang Rural Rising Philippines Facebook page and Instagram account and also mag-join kayo sa kanilang group page. Ayan. Thank you very thank you, Sir Ace and Miss Andy. Thank you very much po. At sana po ay maka-join namin kayo ulit dito sa show, lalo na kung meron kayo mga announcement or may mga projects po ang Rural Rising, sabihan niyo lang po kami para po may announce po namin. May gusto kayo ipa-announce or yes, may event kayo that yes, you want us to ano para ma lalo na kung sa Manila siya. Actually, we wanna do a parang Farmers Festival this coming May. So we're working with the Quezon City government to provide a location. And then we're gonna invite all the farmers so we can do Box All You Can. With them. Ano pang mga gusto mong gawin doon? A concert for a para cause. Po. Wow. Kasi po tag-ulan na, and yung mga farmers natin, kailangan po ng pondo pang tanim. Yes. So we want to sana raise funds for them, lalo na kailangan po nilang bumili ng mga seedlings yes, para po sa panahon ng taniman. So we're trying to get a prominent artist to join and play for us, for the pero members. Pero wala pa po kaming napapatango. So ang kailangan nyo lang, sir, is location. Location po and sana yung mga... Sa district po pwede. Yeah. Gusto niyo po ba sa District 2? Actually, our biggest problem po is that we need sana any old warehouse or any big house na abandoned that we could use as a warehouse. Mm. Para po yung mga gulay na galing Manila, galing probinsya, doon namin ibabagsak para ma-distribute po sa mas maraming members. Okay. We're restricted to a very small apartment po in Congressional. Mm. So we'd like, if because that's bigger, ilang kaya na. Yung gusto niyo po sa yung isang pickup hub. Commonwealth so, po. Kahit Commonwealth, lalo na po yung mga kababayan po natin sa Commonwealth, Payatas, Batasan Hills, Holy Spirit, pwedeng-pwede po. Yeah. Yashari, any district abandoned too warehouse, any old house, we're actually, willing to... Actually, makabigang yung covered court dun. Dami dun. We would be happy to take yeah, it. Yeah, kasi...
My brother is the congressman of District 2, so he can help you with Congressman Ralph. Yes. Opo. Sana po. This is our prayer po, sana. Yes. May message ko po kayo, sir, and ma'am. Thank you, Miss Sherry. Ayun. Miss Mar. Sir, yung order ko, para siya. Matatanda kasi nag-aantay. Alam mo na, lalo na pag narinig nila dito, napin nila sa akin yung mga watermelon nila, tsaka mga guyabano. Si Sir Rafi matutuwa to. Lalo na yung mga ganito, yung guyabano. Sige, try ko siya bigyan ng mga two corns. Ikaw na magbibigay. Tsaka ng ano, guyabano. Sige na nga. Sacrifice ko na yung isa. Ikaw na magbigay sa daddy mo. Parang siya, ikaw na lang. Mag-shopping muna. Opo, di ba? Kaya napakilaki ni Papa. Thank you for mahilig po kasi si Sir sa... mahilig po si Sir sa fruits and vegetables po. Yes. Sige, isacrifice ko na yung dalawang lot ng guyabano. Sacrifice ko. Bayan, ako na magbabayad nito. Everything you pay, Miss Mar will go to the farmers. Okay lang naman, sir. Oo. Sige, dagdagan niya pa. Ang problem sa dalawa ng guyabano na iwan. Oo, pero okay lang. Kung ano. Magpapacheck tayo, baka meron pa daw. Oo. Apat, ginawa ko ng apat. Ayun. Kasi gusto nila doktora yan. Yung mga in-laws ko rin kasi yung mama and papa ni Attorney Garrett. Mahilig sa mga ganyan-ganyan. Yes. Yes. Sige, bigyan natin. Pati yung buong village nila. Ayun. You've been wonderful hosts. Thank you. Oo. Gusto na. Lalo nung may shopping-shopping. Yan. Kung may involved na shopping. Oy, tapos, sir, tsaka ma'am, yung donation ko for the vitamin C, saan ko po pwede padala? I-message na lang po off-air and then yes. we can send it today if you want. The address is on the box. Okay. Yeah. Opo. Yeah. And meron tayo namang contact nila, sir. Sige. Thank you for that. On behalf of our farmers, thank you po for that donation. Ayan po. Yung mga magsasaka po natin, tibayan lang po palagi ang loob. And ayan, nalaman namin kung gaano po kahirap. I mean, alam po namin mahirap, pero ngayon po namin nalaman sa, dahil po kay Miss Andy and kay Sir Ace, nalaman po namin na hindi talaga biro at hindi talaga madali ang ginagawa at buhay ng ating mga magsasaka dito sa Pinas. Ayan. Yeah. Thank you very much, Miss Andy and Sir Ace. Salamat po. Salamat po. And ang si Sir Ace and si Miss Andy Estrada ng Rural Rising Philippines, maraming salamat po. And again, mga kapatid, sa mga OFWs po natin, kung interesado po kayo, ayan, visit niyo po ang Rural Rising Philippines. Maraming magsasaka po kayo matutulungan, mga kapatid. Kung naisip pong magpaabot ng tulong, i-visit niyo po ang kanilang official Facebook page, tapos screen po ninyo at i-message po. Yan, and mag-join na kayo sa group. Okay? Thank you very much, mga kapatid. And bukas po muli ako po si Shari Romani sa magandang hapon po sa ating lahat. Yay. At syempre, ang grand adult diapers. Grandparents or grandwinners or grand adult diapers from Megasop Hygienic. Products Incorporated, ayan, available po sa leading supermarkets nationwide. Marcel Tulfo Tungol po. And syempre, mga kapatid, ang Move It Discarding Tapat. Solid agad. Ayan. At huwag pong kalimutan ng Robas at Robas Extreme po. Available po sa lahat ng leading drugstores nationwide. Bukas po muli, 4 to 5 p.m. dito pa rin sa Barligulan Series.